Okay, so ang topic natin ay 50 reasons. Okay? Wait. Bakit hindi ka makabenta? So ano yung mga 50 reasons bakit hindi ka makabenta? So sana matapos natin ito ng maaga, but if you have questions, ah, mayroon kayong ipapasok na questions dun sa mga topics or discussions natin. So feel free na mag-raise kayo ng questions po ninyo. As long as related dito sa pinag-uusapan natin at the same time, recall this, hindi na natin na-discuss doon sa mga dati nating mga tutorials, okay? Katulad na ng mga nandito na. Ulitin ko, if ang hanap ninyo is mga process, hows, ways, papaano, methods, andito na po lahat sa community channel natin. And then, if you are a new dropshipper, okay? Sa mga umattend na mga dropshipper, I'm so happy na nandito kayo. Welcome po kayo. Welcome po dito sa ano natin, dito sa sessions natin. If it is your first time, sana umattend ka pa sa mga susunod. And sana, pag napanood mo ito, sunod-sunod mo rin mo ng panoorin itong mga dropshipping series natin, kasi malaking bagay yan, lalo na sa mga bagong dropshipper or mga bag, even if you are dropshipper or traditional sellers, maa-apply nyo lahat ng itinuturo dyan. These are not designed for dropshippers only. It is also designed sa mga traditional sellers, sa mga nagsisimula. Kasi pinagkaiba lang naman business model, but still, optimization, andun pa rin. Yun pa rin yung gagawin ninyo. Wala namang pinagkaiba yan. So, pwede nyo rin yung panoorin para mas maintindihan nyo. Yung tinatawag na 3 basic step also. Okay, so let's proceed with our topic. So, bakit hindi ka makabenta? 50 reasons. Bakit hindi ka makabenta? So number one na reasons bakit hindi ka makabenta. Alam ko paulit-ulit na lang ito. Paulit-ulit na rin ko din itong tinuturo sa inyo. Kaso yun nga lang, kahit paulit-ulit kong sinasabi, hindi mo pa rin sinusunod. So uulitin ko lang ulit ito. Okay? So number one. Nakikita ho ba yung shared screen ko? Can you please confirm? Number one. Can you please confirm na nakikita yung aking shared screen? Yes po. Opo. Thank you. Kita. Tandaan nyo ha, makinig kayo ng nangangiti. Huwag kayong nakasimango. Number one, low quality product images that don't showcase the items effectively. Bukod pa sa low quality product images, hindi siya high resolution. Blurry, malabo. At bukod sa malabo pa yung mga product resolution ninyo, hindi doon na na-emphasize or na-highlight which one, okay? Ano doon yung product mismo? Okay? There are some thumbnails, ayan, marami akong mga na-store audit diyan ng mga sellers. And then meron ako diyan makikita na hindi ko makahanap kung ano yung product na hinahanap ko. You get my point there. So dapat ang paggawa ng isang product image, make it simpler. Gawin mo lang simple, elegante, at the same time, mas nakikita yung produkto plus may mensahe yung images mo. In short, it should be an attractive product photos, and syempre consider sales converting product images. Paano magiging isang sales converting ang isang product images? Number one, kailangan andun you are selling the features and the benefits of the product. Dun mismo pa lang, product photos pa lang. Tandaan nyo ha. Product photos pa lang, dapat nakikita na doon kung ano yung hinahanap ng buyer. Although medyo mahirap, but it's an art. Kaya nga sabi ko,
nagbe-base talaga sa quality of your work kung ano magiging resulta niyo, At pinaka isa sa mga dapat niyo laging binibigyan ng pansin is your product photos or your images. Maraming ways paano magkaroon ng high quality photos, maraming ways paano mag-create ng isang magandang creatives or isang magandang thumbnails. Marami din tayong mga pwedeng gamitin ng mga kilalang mga editing tools. Andiyan yung Canva, di ba? Kung marunong ka sa mga Photoshop, andiyan yung, I don't know if yung CapCut part pwede rin yun. Marami. May mga libre, may mga paid. And then, hindi mo na kailangan magpagawa pa sa isang magaling na graphic artist. Not unless you have the budget to do that for you. Pero kung nagsisimula ka pa lang, di ba? Ang daming pwede kang pagkuhaan. Merong mga nagtatanong sa akin, lalo na sa mga nasa branding or nasa mga dropshipping, sasabihin, kung saan kami pwede kumuha ng pictures? Okay, number one, Google. Di ba? Google, Alibaba, AliExpress, Shopee, Lazada, or bili ka ng sarili mong item or your own item. Picturean mo sarili mong item. Di ba may stock ka? Di ba yan yung binibenta mo? Kung nasa dropshipping ka, yan ang binibenta mo. You buy a product, a sample product for you para mapicturean mo. If it is your own product, picturean mo sarili mong produkto. Pero dapat may tamang pagpicture. So marami naman tutorial diyan para gumawa ng magandang thumbnail. Meron din tayo sa channel natin para mag-create ng isang simpleng sales converting thumbnails, 'di ba? And then importante, nakikita kagad ni buyer ano yung items mo. Hindi yung kung ano-anong mga nakalagay doon. May nakalagay kayo ng mga free delivery, may nakalagay kayo doon ng mga buy one take one, may nakalagay kayo doon na number one bestseller. Yun na lang ang nabasa ng buyer. Pero hindi nakita ni buyer, ano ba yung produkto doon? Okay? I-consider nyo yung sarili nyo as a buyer also. Pag kayo isang buyer, ang una nyo hinahanap sa picture, kung ano yung kailangan nyo. Example, you're looking for a beauty soap. Di ba? Mas nakikita pa doon yung mukha ng babae na maputi kesa doon sa sabon. At hindi mo ma-identify kung ano ba tong sabon na to. Pang ano ba to? Pang exfoliating? Pang glowing ba? I don't know. Wala akong idea about dyan sa sabon na yan. Pang ano ba yan? Pang paputi? Bleaching? What is the difference between bleaching and whitening? So yun. Kaya nga, it is an art, malaking dapat pinag-aaksayan niya ng malaking panahon when creating a good product images. Hindi lang sa thumbnail, including your product pages. Dapat maraming mga pictures doon. All angles dapat nakikita. 'Di ba? Otherwise, sabi nga, you don't showcase the items effectively. Baka 'yun ang rason bakit hindi bumibili yung buyer. Minsan kasi ginagawa nating literal. Sinasabi natin, Coach, pinalitan ko na yung picture. O, pinalitan mo yung picture. But the problem is, kamusta yung pinalit mong picture? Niliteral mo lang ako eh. Pero how about the quality? The quality of your work. May tinatawag na ano eh, yung kailangan yung mata, may eye flow na tinatawag dun sa pictures. Hindi, lahat ng idea, nilagay mo lahat doon sa picture. So, hindi na naintindihan ano yung binibenta mo. So, tandaan nyo, mas importante lagi yung itsura ng produkto kesa sa ibang bagay. Lagi dapat yun ang mas malaki, yun ang mas nakikita, yun ang mas na-emphasize. At hindi dapat nagka-camouflage sa background. So, ayan ha, number one pa lang yan. So, kung ganyan ang picture mo, lagi ko yung sinasabi, pinicturean mo lang sa tuwalya, pinicturean mo lang sa dining table o sa tiles lang ninyo, eh hindi magwo-work 'yun. Hindi magmumukhang premium yung mga products ninyo. Kaya yung mga nagpapa-store audit, lagi ko tinitingnan, picture muna. May magtatanong pa sa akin, Coach, ano pa ba nakikita mo bukod sa picture? Picture muna. Kasi pag magsabi pa ako ng iba, marami ka pang i-edit diyan. So picture muna.
Importante ang picture. Guys, alam nyo, we are selling pictures. Whether you like it or not. Hindi nakikita ng actual yung picture, yung product ng buyer. So, ang kailangan natin, allow the buyer to feel, to visualize. Nakain naman na yung pera. O, nasan daw yung pera? To visualize, maamoy nila, di ba? Maano nila yung sarili nila na pa, kung damit man yan, ma-visualize nilang suot, bagay ba sa akin? Puputi ba ako doon? Babango ba ako? Ganon. Dapat nandoon lahat. Because we are selling pictures. Pictures are also our sales agent. Ang mga pictures, sila din yung nakikipag-usap, sila din yung sales agent, sa sales representative natin. They are the one who do the talking or sales talk also. Sila yung unang sumi-sales talk. At tandaan nyo, ayan, one pa lang tayo, dami nating topic. At tandaan nyo, sa pictures, isa yan sa ginagamit paano ka makakakuha ng visitors. So, sasabihin mo, oh, pictures lang yan. Dating akong graphic artist, marami akong staff na marunong gumawa niyan. Papagawa ko yan sa mga tech ko. My God, galing. O, kamusta benta mo? Di ba? Madaling sabihin pero mahirap gawin. At alam, ulitin ko, ang pictures ang pinakaunang nakikita ng buyer. So, bakit kayo nagpo-focus sa ibang bagay? Inuunan nyo pa yung mga violations nyo. Inuunan nyo pa yung mga ano nyo. Dami ng products. Oh, we're talking about sa dropshipping naman. Inuunan nyo pa yon. Ba't hindi nyo muna unahin yung products nyo? Bumenta muna tayo. Gusto natin kagad 1,000 products. And we cannot even get one sale. Diba? We are aspiring 1,000 products pero we cannot get at least one sale muna. Or consistent one sale a day. 1,000 products is too many. Even if you're in a traditional Shopee and Lazada, ganun din ang ginagawa nila. 5 to 10 products. Focus muna doon. Makakuha ka ng isang optimized product, maganda na ang Pasko mo. Promise. Or 1 to 2 products, maganda na ang Christmas mo. Pero you're aspiring 1,000 products right ngayon? My God, mahirap yun. Ngayon pa lang, sinasabi ko, maliligaw ka ng landas sa ginagawa mo. Okay? Ang daming inuunang priority. Di ba? Bato-bato sa langit, ha? Huwag kayong masaktan. So, yan. Tandaan nyo, kaya na number one yan eh. Nasa number one list yan. Kasi hindi nyo natin pinag-aaksayahan ng panahon. So please, mag-effort tayo sa mga images natin. Sila ang unang sales agent natin bago ang product pages natin. So kumbaga, first line of marketing natin are the photos. Okay? Next, number two. Overpriced products compared to competitors. Oo, totoo 'yon. We can compete with the competitors even mataas ang presyo natin. As long as actually magkadikit 'yan eh, yung 1 and 2. Pwede po bang bumili sa sariling store? Magpabili po kayo sa kapitbahay or kamag-anak natin. Para iwas tayo problema or mga violations. 'Yun po pwede nating gawin. I-share natin sa kaibigan, kamag-anak, kaklase, share the link. And then, pabili natin kahit isa lang and then provide a good review, pwede na po yun. Okay na po yun, at least. But if the purpose is to get a sample, pwede, ganun din po. Ganun din po ang gawin ninyo. Number two, overpriced products compared to competitors. Yes, okay lang naman na mas mataas ka against your competitors, but you have to justify. Dahil ko sinasabi yan. Justify your products. Bakit ganito ang presyo mo? Pero kung gagawin mo, you're just going to imitate your competitors. Pareho din kayo ng picture, pareho kayo ng pink na background. Diba? You have the same style of photos. And then, kaya sabi ko, connected tong dalawang to.
You have the same style of photos, pero pare magkaiba kayo ng presyo, mas mahal ka. Who do you think ang pipiliin? Is it you or your competitors? For sure, your competitors. Kasi wala naman kayong pinagkaiba eh. Kaya like kasi sabi, make your products unique among others. If your products are unique among others, may reason ka para mag-price ng mataas against your competitors. Kasi meron kang mapapaliwanag sa mga buyer mo na I'm different from my competitors. O ayan ha. So bakit hindi ka makabenta? Kasi nga, gumagaya ka lang. Ginagaya mo lang yung mga competitors mo. Hindi ka naiiba sa kanila. Yes, mas authentic dapat ikaw tingnan. Sabi ni Sir Jonathan, tama po yun. Especially dropshipping. Dropshipping, magpare-pareho tayo ng picture. Eh talagang mahirapan ka mag-price niyan kasi hindi ka nag-e-effort sa picture mo eh. Nagko-complain ka kagad na sobrang taas ng overprice yung mga price. Pwede mo namang i-adjust yan or even justify your item. Yeah, maraming homework kang gagawin. Hindi lang yan basta turnover, then antay ng benta. Tatrabahoy natin yan. Traditional, ganun din. Yung sa branding, di ba? Kung yung iba na branding, reseller, distributorship, di ba, you're just using the same photos, kung ano meron si CEO, eh, paano kung mas mamura si CEO? Paano kung mas maraming promo si CEO compared sa'yo? So make yourself more premium than your CEO. Di ba? Dapat mas mukhang mahal ka kaysa doon kay CEO. Compete with your distributors o sino man yan, ano tawag sa mga ganyan. Hindi ko alam kung ano sistema dyan. Pero ang napapansin ko, pare-pareho kayo ng picture. Eh, walang bibili talaga. Ang mas bibiliin doon kung sino yung mas mataas na review. Eh, paano kung if you're just starting? Di ba? So magtatanong, eh paano pa ako makakabenta ko? Ang dami na nilang review. Kaya nga dapat gawin mong mas unique yung sarili mo. Kapag ikaw ay naiiba sa kanila, mas pipiliin ka. 'Di ba? Next. Lack of competitive pricing strategies and discounts. Hindi ka gumagamit ng discount promotion. Hindi ka gumagamit ng special price. Hindi ka gumagamit ng mga vouchers. Hindi ka nag-strategize sa mga campaigns for giving discounts or even not following you're not considering the traffic boost price. Paano ka magiging competitive? Know your competitors. Tingnan mo sino mataas, sino mababa, doon ka sa gitna. 'Yun ang pwede mong gawin. Pero kung gagawin mo, you're just gonna follow the trend. Eh, wala. Ang magdi-dictate lang yan, actually, walang magdi-dictate ng benta mo dun. You should be the one who is gonna dictate your benta dapat. Pag gano'n. And maraming ways of pricing strategies. Diba? Sacrificial, tinuro ko yan. Fast-moving, one-time, big-time. Sa advance, tinuturo ko din yung other strategies, diba? Yung mga optimization of your vouchers, tinuturo ko yan. And yun ang reason bakit hindi ka talaga makabenta. Minsan overpriced ka din. So if you follow the right strategy na you're considering gumagamit ka ng mga discount promotion, Shopee ah, especially sa Shopee, hanapin nyo yung marketing center. Pakita ko ate ka lang para may idea kayo. Saan ba ako pupunta? Dito tayo. Punta ka sa marketing center and then punta ka dito sa discount promotion. Dito ka maglaro ng price mo. Huwag kang mag-e-edit ng price mo dito. Makinig ha, makinig kayo. Huwag kayo dito nag-e-edit ng price nyo. Kasi ganito ginagawa ng iba. Dito sila nag-e-edit ng price. Mali yun. Maling-mali. So, if maglalagay kayo ng price dito, traditional muna tayo ha. Sa traditional,
So syempre maglagay kayo ng price dito. Pero wag niyo, do not put the actual selling price. The actual selling price ilalagay mo dito sa discount promotion. May magtatanong, if yung detalye gusto mo, nasa 50 ways natin yan. Panoorin yung 50 ways, andito yan kung paano ginagawa yung discount promotion. And then andun din yung mga wag niyong gagawin. Kasi yung iba ginagawa, pag napanood ito, pupunta ka agad sa discount promo, iha-hijack agad ito. Itataas ka agad ito and then pupunta sa discount promotion. Huwag niyong gagawin yan. Mami-misleading discount kayo, baka mabandilit yung items ninyo. Okay? Kung nasa dropshipping ka naman, ang turnover price natin ay 100%. So example, 60 pesos yung turnover price. So kalahati niyan is yung puhunan. So 30 pesos ang markup. So pwede mong laruin yan dito sa discount promotion. Pwede mong laruin from 31 pesos to 60 pesos. Hindi dito ka magpapalit ng presyo mo para iwas the optimization. Okay? So ayan ha. Pero if you want a more detailed, nasa 50 ways natin yan. Just to make your price more competitive. Next. Number 4, you're ignoring customer reviews and feedback. Yung iba, inaaway pa yung mga customer. Hindi nyo matanggap yung feedback ng customer. Nagrarant pa kayo sa mga customers ninyo. Or sometimes, you're not taking those feedback. Hindi nyo ginagamit for your store improvement. Hindi mo ginagamit sa pag-improve ng quality ng mga products mo. Or even your packaging quality, hindi mo ini-improve din. Or even the way how you serve your customers. Kasi binibigyan kayo ng feedback at rating yan eh. So feeling mo tama ginawa mo pero hindi mo nagustuhan yung rating, aawayin mo. Tandaan nyo, kapag nire-replyan nyo yung mga customer review na yan ng ganyan, nag-a-up yan. Mas nagiging visible yan. Mas visible yan kaysa sa mga 5-star rating pag nire-replyan nyo. So instead na na aawayin ninyo or hayaan nyo na hindi, kumbaga, hindi nyo replyan, maraming downside. So convert it into an opportunity. So message nyo lang, we apologize for the inconvenience. Please message us so that we can we can address your issues with your product. Yun, ganun. Hindi yung basa-basa din pag may time. Ganun ginagawa yung reply eh. Ang linaw-linaw naman ho sa product description, o di ho ba kayo marunong magbasa? Ganon ginagawa ninyo ang mga reply. Ipopost pa sa mga seller group, proud na proud pa kayo sa ginawa ninyo. Dapat doon, you reply very prompt, respectful, di ba? And then, bigyan nyo na solution. And then, message that buyer, malay mo. Ma-convert mo pa siya into a repeat buyer. Give them, magbigay kayo ng complimentary vouchers, like private vouchers, give them. Just to compensate kung ano yung naging mali ninyo doon sa products na sinend doon sa buyer po ninyo. Okay? Number 5. So, ang nangyayari, kapag maraming bad review, bad feedback, hindi mo pa rin ini-improve. Although, it's normal. Minsan, kahit tama ang ginawa natin, binibigyan pa rin tayo ng bad review. Pero, tanggapin natin yun. Hindi perfecto ang mga tao. Nagkakamali din yan minsan. So, all we need to do is to reply with them in a good manner para maano. Alam nyo, yan ang ginagawa ng mga incheck. Pag nagre-reply sila, parang hindi nila nababasa yung bad review. Pero pag binasa mo ang reply ng mga incheck, parang nababago yung tingin ng buyer doon sa bad feedback na ay ina-actionan naman pala ng ano. So hindi scammer, hindi fault ng may problema lang, in-address isolated case lang siya. Dapat ganun. Hindi yung makikipagkapalitan ka pa ng salitaan sa mga customers din. Okay? Next. Insufficient product variety and limited selection. So yung iba, especially yung mga buyers, minsan gusto nila, pumipili sila ng designs, pumipili ng scent. Pumapasok to sa mga random assorted, let's say RTWs, pumapasok din yan. Pumipili yung buyer ng gusto nilang design. Pero agad mare, if you can provide that design at it is a consistent
variation, na consistent production of that variation or selection, you offer it to your buyer. Baka yun ang problema, bakit hindi nagko-convert. Maybe may gusto si buyer dun sa pinost mong picture pero hindi niya mapili because naka-random assorted ka. So, consider niyo yun. Kasi pag ganon, kunyari, limited lang din yung kanyang pagpipilian, baka maghanap yun ng iba na mayroong andun yung gusto niyang pinipiling items. So, you offer a variety, a variation to your buyers. Next. Number 6, you have poor customer service. Slow response time. Mababa ang chat response mo. Mababa ang chat response time mo. Mababa ang chat response rate mo. Tama ba? When you say chat response time, gano'ng kakabilis mag-reply? Chat response rate, out of 100, ilan yung na-replyan mo? At kung nag-reply ka ba doon, tama ba yung na-reply mo? Baka mamaya merong customer na nag-inquire, sasabihin mo lang, details posted na po. O, ginagawa niyo yun. Kasi pag ginanon mo, details posted, hindi naman babalik na si buyer dun sa product page mo. Guilty rin ako dyan. So, anong gagawin ni buyer? Instead of check, mag-check back sila doon sa product page mo just to check the details, lilipat na lang yun sa ibang store. Imbes na mag-check out, inaantayin niya lang confirmation mo para i-check out niya. Kaso, sinabihan mo kaagad ang details posted or price posted na po. Maybe ganun kasing buyer may matanong. So sagutin natin. And then, alam nyo, ang decision making ng isang buyer, saglit lang yan. Marami kang kalaban, tandaan mo, hindi lang ikaw. Dumating din ako sa ganyang point na yung sabog na sabog ang mga items ko. Parang feeling entitled ako na mag-antay ka, hindi lang ikaw yung buyer ko. Maraming nakapila bukod sa'yo. Pero dahil since lahat, ganun ang naging approach ko sa mga buyer, nabawasan ako ng conversion. At pag nababawasan ng conversion, bumabagsak ang algorithm mo. Bumabagsak yung guided traffic mo. So, you talk to your magapadapat, may tatawag sila yung customer experience, buyer experience dapat. Maganda yung buyer experience nila. Especially when you are replying to their inquiries. Okay? And then dapat nagre-reply tayo kagad sa kanila. So, kailangan, nag-download ka din naman ng Seller Center app sa cellphone mo. Check mo from time to time yung chat mo if may mga response. If not, gawa ka ng mga auto-reply. Meron tayong mga tutorial dyan paano ginagawa yung auto-reply. Asan ba yun? Hanapin natin. Paano ginagawa yung auto-reply? Andito yun. Hanapin natin. Eto. Panoorin nyo itong Lazada list sa chatbot. Auto quick reply, Shopee quick reply, and frequently asked. If tinatamad kayo mag-type kay buyer. Okay? Next. Unreliable shipping and delivery options. So, means to me, sa Lazada, wala tayong control kung that pagdating sa pagpili ng courier. So, it is automatically assigned by Lazada. So, wala din tayong control if gusto nating mag-stick lang sa Lex or gusto nating mag-stick lang sa JNT or kung gusto nyo sa pinaka-paborito ng lahat, the Ninja Van. Wala tayong control dyan na ma-assign sa mga ganyan or to choose which courier ang gusto natin. Kahit mag-appeal-appeal ka pa dyan, huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi na pwede daw makuha sa appeal. I don't think so. But majority, hindi nag-work yun. So, Lazada will only are the one who's gonna assign ng courier para sa'yo. But, dahil nga, ang problema lang doon, kapag na-assign ka sa mga favorite courier mo, like C-Mex, like Ninja Van, ayan, nagkakaproblema when it comes to shipping time. Minsan, lalo na pag sa Palawan ng order. Pag in-order ngayong June 7, July 7, andating nun, katapusan na ng June. Pagdating doon,
ano pa, bad review ka pa, 'di ba? So yun, isa yan sa mga reasons kung bakit minsan yung mga buyers hindi nag-check out kaagad. Okay? So, and then what else? Pag sa Shopee naman, we have pwede tayong pumili whichever yung in-offer sa atin. Kung merong Flash Express, may JNT, 'di ba? Andun yung Shopee Express. Dati gustong-gusto natin ng JNT. Ngayon naman kinikurse natin ng JNT. Gustong-gusto na natin ng Shopee Express. Ngayon naman yung Shopee Express kinikurse naman natin. Masyado tayong nagpo-focus doon. So, I suggest bigyan mo ng maraming options si buyer. Pag Shopee tayo, bigyan mo ng maraming options si buyer which one ang gusto niya. Kasi minsan depende din sa area. There are areas magaling si Shopee Express. May ibang areas magaling si JNT. There are some areas magaling si C-Mex. May C-Mex ang Shopee, di ba? Si Flash Express. So, yun. So, bigyan natin sila ng options. If mamaya ayaw ni buyer kay JNT at yun lang ino-offer mo, so, isa yun sa possible. Baka hindi nag-check out si buyer. So, consider nyo po yun. Huwag din yung kayo yung pumipili. So, allow the buyer to make pili-pili. Yun nga lang, mahirap sa side natin as seller kasi pagdating sa fulfillment, di ba? Eh, ang hirap ng sortment, ng pag-assort, di ba? Yung isa-sort natin yung mga parcels on which courier siya. Yan ang masakit sa ulo eh, yung pag-sorting ng mga parcels na yan. Pero for the sake of conversion, bigay natin. Or just choose which one you trust the most among of those couriers. Pero kay Lazada, wala talaga tayong control doon. Okay? Kay Shopee, may control tayo. Sir, paano kapag may one-star rating kahit we give the best product? Di ba nabibigyan tayo ng 14 days reduced traffic? Ano po magandang? You can actually na-appeal naman yan eh. As long as you provided the may tamang proof ka. May proof ka na you ship the right item, you have the proof of the item na in good condition, maganda ang packaging niya. Maybe pwede kang ma-approve doon sa mga appeals na 'yon. Tandaan niyo, kailangan you have a strong proof palagi. Yun nga lang the problem with Lazada, medyo may pagka buyer bias. Pro buyer si Lazada. Pero tingnan po natin, as long as we appeal, baka mamaya ma-approve po tayo. Okay? Next. Number 8. Hindi ka na-approve. Ano pong proof ang ginamit nyo? Mas maganda, may video proof para mas and then may conversation kayo ng buyer. And then pa-justify mo sa buyer. Bakit binigyan mo ako ng one-star rating? Baka mamaya nagkamali lang siya. Or if kung meron man siyang may mga buyer kasi hindi po marunong magano, hindi mag-rate. Akala nila pag sinabing one star yun yung mataas, pag five star yun yung mababa. May mga ganung mga buyer ha. Papansin niyo may nagba-bad review pero naka five star. So may ganon. Next. You're neglecting to offer free shipping or setting high shipping fees. So hindi natin kino-consider yung pagbibigay ng shipping subsidy. Hindi natin kino-consider yung free shipping max sa Lazada. Hindi natin kino-consider ang free shipping special kay Shopee. Ako tatanungin nyo, if low ticket ang item, mas sinasuggest ko ang free shipping max or free shipping special. If you have a high ticket item, yung mataas yung kanyang value, mag-subsidy ka na lang. Para you have the control. Iwas mas malaking charges. Imagine 5.8% yung mababawas sa margin po ninyo. Pero as much as possible, meron ka dapat free shipping. Tandaan nyo, lahat ng buyers, whether you like it or not, free shipping is very constant na. So, isa yan sa requirements ng buyer para sila ay bumili sa iyo. So kailangan nag-o-offer ka ng free shipping or shipping subsidy. Okay? Next. Number 9. Picture before shipping out the item and also I already chat the buyer bakit ganun lady kaso walang response.
Yun lang ang problema natin pag hindi nag-respond si buyer. At ang problema din yan, wala di natin makukuha yung contact number ni buyer. Unlike before, mare-record natin yung contact buyer ni buyer. So, ang pwede mangyari na lang dyan is charge to experience na lang po. Actually, yung mga ano na yan, mga deboosting na yan, minsan hindi rin naman, ewan ko ha, hindi naman, minsan parang hindi rin naman totoo. Para sa akin ha, kasi minsan kahit deboosted ka, may mataas pa rin naman yung benta. Depende sa pag sa ano ha, sa optimization ng product natin. So pag mga ganun, bawian na lang natin sa mga campaigns para masalo yung mga deboosting na yan na nangyayari. Or if yan ay hindi inapprove, try natin sa partner chat support po. Yung ganun, okay? Next, number 9, missing or unclear return and refund policies. Especially sa mga nagbebenta ng electronics, dapat nasa product page nyo yan. Nasa product page nyo na dapat dapat may warranty, return and refund policy, ilang days, di ba? Para magkaroon ng ano, ng assurance si buyer when buying your item. Alam niyo naman ang panahon ngayon, kayo buyer din kayo. Minsan mahirap ng pagkatiwalaan ang mga binebenta online. So, allow the buyer to feel that they are the product that they are buying is safe to buy, at the same time they are also protected. Isama niyo sa mga product description niyo po yan. Sa Shopee uso ngayon yan, binebenta ang warranty. Check niyo po. 40 na lang. Number 10. Ayan, 40 na lang. Failure to utilize promotions and discounts effectively. O ano yung mga promotions na yan? Campaigns, discount promotion, special price. Okay? Or even, yung tama, hindi ka nag-join sa mga campaigns. Takot kang mag-join ng mga campaigns. Kasi feeling mo, may magtatanong, pag nag-join mo ba sa campaign, may bayad ba? Libre ang mga campaign sa, tandaan ninyo, libre ang paggawa ng voucher, pero syempre, whatever voucher ang gawin mo doon, it will be charged to you. So, depende sa voucher na ibibigay mo. Pag may magtatanong, coach, paano yung voucher na yun? Andito yun ha, andito. Kaya niready ko na to eh. Andito yan, yung voucher. Hanapin ko ba? Ito. Increase basket size, improve your sale. Kung wala dito, nandito sa boost basket size. Andiyan yung pag-create ng mga limited time offer discounts. Okay? Next. Number 11, you're ignoring search engine optimization. Nakakalimutan yung mag-optimize ng mga product listing for search. Okay? Product listing for search can hinder discoverability. Hindi nyo ino-optimize yung mga product titles nyo. You're not using the right keywords for your product. Okay? Ano ibig sabihin nun? Tandaan nyo, ang unang visibility natin, ang unang traffic generator natin is the search engine. Alam nyo po ba yon? So, I'll give you an example. Sample Shopee. If you are selling your product, kunyari, CW tayo, Kids Turno. Kapag tinype yan, dapat visible yung item mo. Lalabas ka agad dito. Or else, paano ka lalabas dito? Paano ka magkakaroon ng visibility dito? By applying the high traffic keywords. Yan, mga high traffic keywords yan. Tinuro ko yan. Mapapanood nyo yan dun sa Bakit Hindi Ka Makabenta. Isa yan sa tinuro ko, how to use high traffic keywords. Where are the sources of high traffic keywords? Pero may tinuro akong 3 ways dun. May 3 ways akong tinuro dun. Saan nyo pwede mahanap? Para kahit papaano, magkaroon ka ng visibility dito sa search page. Yun kasi pwede magkaroon ka ng ranking dito. Of course, hindi overnight na lalabas ka dito.
Hindi overnight na nasa purchase page ka kagad. Meron ako na-encounter ganyang seller. Nasabi niya kagad, bakit wala ako sa first page? In-optimize ko na naman yung title ko. Wow! Ang entitled, ha? Imagine, ngayon ka lang nag-optimize ng title mo, gusto mo first page ka agad. Hindi ganun po yun. Ano yun? May proseso yun. You need to win that spot. Makikipaglaban ka din with your competitors. Pero at least you are in line already with the search engine. Did you get what I'm saying? Nakaano ka na, nasa priority lane ka na if you are using the right keywords. So hindi lang dapat high traffic keywords ang ginagamit mo diyan. Okay? That includes yung mga low competition keywords. When you say low competition keywords, kasi pag nasa high traffic ka, ang taas ng competition. Okay? Ngayon, kung nasa meron kang low competition keywords, lalabas ka din doon. Which is, wala doon yung mga kalaban mo. Possibly, wala yung mga kalaban mo. At pwede kang maghari doon. So, you have to consider those. Yung mga ganong combination of keywords. And that is what you call search engine optimization. So, ano ba yan? At tandaan nyo, search engine optimization is an art. Okay, it's an art of getting your product more visible in the search page. At tinuro ko na rin 'yan paano mag-optimize ng mga titles, paano mag-create ng sales converting titles, yung paggamit ng ChatGPT. Nasa 50 natin 'yan, yung bagong remake ng 50 ways. Pwede niyo panoorin 'yun. Andito 'yun. Dito ko yun pinakita. Yung paggamit ng high traffic keywords. So pwede niyong panoorin yun kung paano yun ginawa. Kasi kung ang gagamitin mo lang, let's say, kukopya ka lang sa competitors mo, kukopya ka lang sa dropshipping mo, kukopya ka lang sa branding mo, pare-pareho kayo ng title. 'Di ba? Kung pare-pareho kayo ng title, ano difference mo sa kanila? So, doon papasok yung good copywriting na tinatawag. When you say good copywriting, it is an art also of making your title more persuasive. 'Di ba? Parang nagko-command sa isang buyer or nakakapag-catch siya ng attention ng buyer. Okay? Next, number 12. You're ignoring social media and other marketing channels for promotion. Alam niyo, social media is very powerful. But the problem is you do not know how to promote your products in social media. Ang akala niyo lang, pag sinabing social media, ang naisip niyo lang, Facebook ads. Meron ako nabasa sa isang comment kay Best Find TV. Nireplyan ko ngayon. Ang sabi niya, yung mahirap daw ang dropshipping kasi kailangan mo daw mag-Facebook ads, kailangan mo daw ng magandang computer. Pag wala ka daw Facebook ads, wala daw visibility yung page mo. Oo talaga? Hindi niya, kung pag makikinig ka sa ganoon, ay nako, ewan ko lang, damay ka doon. Sigurado yon, sigurado. Susundin mo yung sinabi. Bakit kailangan ng mamahaling computer? Ano yan? Gaming? Mag-gaming ka sa seller center? Di mo kailangan ng mamahaling computer. Di mo kailangan mag-Facebook ads. All you need is to understand the algorithm or the recommendation engine. How do you attract it? And ang posting sa social media can help also. That, ano yan eh? External traffic yan eh. That is a seller traffic, kung tawagin, dun sa Lazada. Kung merong customer initiated, that is a seller, ito, itinatawag to na seller traffic. Ikaw ang nag-i-initiate ng traffic driving to your products. But the problem nga, you do not know how to post in social media. Ang ginagawa nyo lang kasi, pinopost nyo lang yung shops nyo. Eh, hindi naman, wala naman nakakaintindi nun.
Tandaan nyo, when you post in social media, hindi na uso yung mga product links. Uso ngayon, storytelling. Good story. You post a good story about your product. You share your experience about your product. Kapag meron kang mga nakuhang attention dyan, na kapag naging engaging yung mga posting mo dyan, when I say story about your products, huwag mong ilagay yung ingredients. Vitamin C galing to sa orange. Ang orange ay nagbibigay ng autoimmune booster. Mali yun. Mali yun. Parang, ang hirap explain eh. Ano ba magandang story? Ako, kunyari, alam nyo ba, sinipon ako guys. Pero sinubukan kong uminom ng parang ganun. Parang hindi ka... Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko ang term doon. Wait lang ha. Napipressure akong... Parang you are unaware of what you are saying, pero parang ano lang, parang napaka-inosente ng pagkakakwento mo, pero you're not pushing your product to your audience. Ang daming mga successful na gumagawa ng ganyang story sa mga products nila. Facebook Reels, YouTube, TikTok, make use of those social media. Make use of those platforms. Hindi ang ginagawa nyo, pa-follow po. Walang mangyayari yung pa-follow-follow na yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Yung nagpapalitan kayo ng followers, hindi mag-work yun. Bakit? Para tayong seller eh. Alam ang, naghahanap din ako ng hanap buhay tapos bibili ako sa store mo. Doon may post yan sa targeted audience mo. Di ba? Doon ka sa targeted audience mo. Hindi yung nagpo-promote ka. Sa, alam nyo, ang mga kaibigan or mga Facebook friends, they are not your targeted audience. Tandaan nyo. Walang bibili dyan. Sinasabi ko sa inyo, do not waste your time promoting your product sa Facebook ninyo. Go to the mga groups kung nasaan yung audience ng product ninyo. You join groups. Different Facebook group. O ito na naman yung tanong ko para magkaroon tayo ng participation sa mga nakikinig. Kung nagbebenta ako ng bedsheet, saan mga groups ako magjo-join? Sige nga. Home decors. Home bodies, home decors, what else? Come on, 100 tayo. Oh. Yung dalawa lang ang sumasagot. Ang hindi sumagot, walang beta sa 7-7 ha. Ano pa po pwede natin pag-postan kung nagbebenta tayo ng bedsheets? Oh, di ba? Hindi kayo nag-exert ng effort. Eh, paano tayo makakapagkaroon ng sales converting product kung hindi tayo nag-exert ng effort para brainstorm. Airbnb group, yes, very good. Tambahin ng mga mamis, mga marites. Community buy and sell, yes. Mommy groups, tita groups, home eco nanay group, o di ba? Doon niya ipopost, GC ng mga nanay buy and sell. Hotels, super moms, very good. Thank you sa mga nagre-respond, ha. You're trying your best. O di ba, at least, nagkakaroon kayo, nakakaisip na kayo, nagkaka-idea na kayo. O what if ang binebenta natin, puro about sa mga aso, mga hayop, pet care, or mga pet products. Saan tayo magpo-post? Saan tayo magjo-join? Wala na sumagot. Animal lovers, dog lovers, PH, fur moms. Sa TikTok, pwede kayo mag-hashtag, hashtag about sa mga pets, di ba? Huwag lang kayo mag-FYP, hashtag FYP. I-hashtag nyo yung mga labrador, mga iba't ibang lahi. Para yung video ninyo will be visible doon sa ano na yon, sa niche na yon ng video. Kung puro pet lover, lalabas ka doon. Doon ka magkakaroon ng visibility. Pero kung ang gagawin mo, magpo-post ka lang sa Facebook mo, walang kaibigang bibili sa'yo kung nagsasabi sa'yo. Sayang ang oras mo. At least you have an idea on how to post. And when you post, story. Story po.
Huwag kayong magpo-promote ng product ninyo. Nakatago dapat yung product doon sa story ninyo. And then in that way, okay, in that way, pag may nagtanong, asan mo binili yan? O ibigay mo na yung link. Pag may nag-PM sa'yo, ibigay mo na yung link. So that will be your seller-initiated traffic na tinatawag. Bakit po aso nag-buy now, pay later sa all items? So, paano ko po alis? Ano yun? Aso? Aso naga? Coach? Yes po. Hello coach. Hindi po, nagkaroon ako ng buy now, pay later to all my items sa Lazada. Bakit ako nagkaroon nun? Tapos paano siya alisin? Baka ma'am, ano, si Lazada po nag-provide nun. Pwede mangyari niyan is kasi may mga ganyang promotion si Lazada eh. Ang pwede, oh yan, sabi po ni Daikiri, Lazada platform po talaga yun. Or you confirm it with partner chat support po. Pero I know si Lazada ang nag-initiate niya. So it's okay. Pero ako po ang magsusold. Hindi po, you will be paid by Lazada. Si Lazada na maniningil dun sa nangutang. Ganun po. Kasi opa, nag-join lang ako. Ang alam ko lang, kasi kaka-turnover lang this late afternoon. Nag-join lang ako sa 77 ano ba yun? 77 campaign. Opo. Lang ang alam kong changes na ginawa ko. Tapos yun, nakita ko na yung buy now, pay later. To all the items. So sabi ko, ano ba yun? Ah, is it a campaign? Sinalihan nyo? Yung 7-7 lang po. Yung 7 anong nakalagay sa 7-7? Buy now, pay later? Meron ba? Ay, parang... Oh, i-double check nyo po yung campaign. Pero alam ko, walang ganun. Pag ganyan, si platform po ang nagbigay sa'yo ng ganun. Pero best option is to clear it with the chat support. Sila ang makakasagot po talaga niyan. Sige, coach. Punta kayo sa chat support po. Punta kayo sa help. I-guide ko na lang kayo, ha? I-guide ko kayo. Punta tayo sa seller center. Oops, nakita ang benta. Punta ka dito sa settings and then click mo lang ito, help. Then pag-click mo ng help, automatically yan, magpa-prompt yan ng you just type agent. Type mo agent. Then enter. Ayan, magbibigay na siya ng agent. Okay? Pero e-end customer ko na, baka. Thank you po. Thank you. Okay, welcome po. Ganun pong gawin ninyo. I-rate ko na lang siya. Kawawa naman. Ito. Coach, pwede follow-up question sa una. Kanina. Sige po. Ano ba yun? Yung pay later na yun, kuwari, binili ni customer, abonohan ni Lazada. Si Lazada po yung magsasubsidize nun para sa'yo. Ilang weeks bago pumasok yung pera nun pagkaganda? Kasi usually, ang pagpasok ng payout is, let's say, if the item is shipped out and successfully delivered by the buyer, ang confirmation nun is after 3 days. So after 3 days, hindi man i-confirm ni buyer yung, hindi man yan i-confirm na order receipt, after 3 days, papasok na yun sa balance mo. Or dun sa ano mo, sa seller balance for payout on the next cut-off. Gayon kung i-order receipt kagad 'yon upon delivery ni buyer at upon delivery ng item kay buyer, within that day kapag nag-order receipt si buyer, it will be credited also to your seller balance. So no, I'm not sure, ganyan yung usual, ah. I'm not sure about sa buy now pay later kung gano'n ang mangyayari, pero siguro naman hindi fair naman siguro sila sa Lazada since si Lazada ang nag-offer ng gano'n ng buy now, pay later. Maybe Lazada will subsidize for that payment muna. And then, ang magbabayad niyan. Alam ko kasi mga buy now, pay later niyan, yan yung may mga credit cards or may ginagamit na mga loan app na mga gano'n. So, yun ang pagkakalam ko. But, hindi gano'n ka ano yung aking awareness about sa buy now, pay later. So I highly suggest ang makakapag-confirm niyan is the chat support po talaga. Bali sa Shopee ganun din coach. Abonohan din ni Shopee parang ganun. If merong ganung promotion si Shopee. SP later din 'yun.
Sa SPay Later, paid, parang paid in cash din yun. Yung ganun. Okay, okay. See, good. Ayan, salamat. Okay, okay. Ayan, may nagsabi, may comment. May buyer po ako na naka naka-pay later, pumasok din ng payout after makonfirm. Ayan, kay Ma'am Arlene. Salamat po, Ma'am Arlene. And from Ma'am Jen, yes po, si Lazada mag-aabono noon, same with Shopee. Okay, may nag-confirm na. Okay, so tapos na tayo sa number 12. 30 na tayo. Ayan. Marami pa. Okay, neglecting to participate in sales event and campaigns. So just like na sinabi ko kanina doon sa isang reasons, hindi ka nag-join sa mga campaigns like mga sulit sweldo, yung mga 7.7. Sige, punta tayo dito sa campaigns na to. Okay, dito sa mga campaigns, you're not joining the 7.7, the Last Beauty Awards. Tandaan nyo, no, pag may nakalagay dito, unregistered to, ibig sabihin, may dalawa ka pang hindi nare-register. Pag may nakalagay na 6, ibig sabihin sa registered, ibig sabihin, 6 na na-registered mo. But double check nyo kasi minsan yung ibang campaigns dyan ay copy over. So pag copy over, there's no need for you. So hindi mo na kailangan pang i-enter pa doon or mag-campaign kasi copy over na nga siya. When you say copy over, yung dating sinalihan mong campaign, maki-carry over lang yan sa susunod na campaign. Kunyari dito, 7.7. So nag-copy over ka. Pagdating ng 8.8, kung ano yung nilagay mo doon price, possibly yun din ang magiging campaign price mo sa 8.8. Depende kung ano yung pinili mo kasi merong may auto-adjusting eh. Kaya unlike kung ang turo ko is you uncheck. Kaya katulad niyan, di ba? I-uncheck, agree to eh. Check lang natin kung mag-work. Ah, hindi ito nag-work dito. May magpa-prompt dyan eh na i-check mo sa ilalim. May mga options. I-uncheck mo na lang yon. Huwag ka nang mag-copy over doon. And then make sure i-check nyo lahat ng mga campaigns dito. Dapat nasalihan nyo. Siyempre sa last flash, kung if you have a consistent optimized item already, baka pwede ka na mag-nominate dito. Last live, yung mga below 99, double check nyo yan. Mga 9 peso deal, i-double check nyo yan. Kung meron kayong, ayan ako, meron ako mga, may mga campaigns ako, then sa registered, ayan, may mga online deals na ako, registered complete. Diba? Makikita nyo yan kung kayo ba ay may mga allocation na. Katulad niyan, meron na akong pending allocation, one product, na magla-live this coming July 6 to July 9. That is a 6, 7, 8, 9. A 4-day campaign. So, double check niyo yan. Double check niyo yung mga campaigns na yan. So, salihan niyo yan. Huwag kayong maniwala sa nagsasabi, pag nag-join ng campaign, makikita kayo ng spy. Kalokohan yun, hindi yung totoo. Coach, yan po naging issue namin last beauty tapos nag-shipping max kami. Ending po 7 pet. O yan. So kasi dapat nagko-compute din kayo. Bigyan ko kayo ng tip ha. Pakita ko dito. Dito sa homepage, meron yan dito. Pag naglalagay kayo ng price, tingnan nyo dito. Punta kayo sa fee forecast para malaman nyo kung may tinutubo pa ba kayo or wala. So, meron naman nakalagay dito na mga, wait lang ha. So, example, may free shipping max ka, may cashback ka, and then what else? Generate results. Makikita mo dyan kung may tinutubo ka pa, magkano yung nagiging charges sa'yo doon para malaman mo kung kere bang ilaban doon yung campaign. Sa Last Beauty, marami na ako na-encounter. I'm sorry, pero wala kasi ako sa beauty products, so hindi ako makarelate about dun sa Last Beauty, pero naka-encounter na ako ng ganyan din na same problem. Same lang ba ng interface Shopee and Lazada navigation? Almost same lang po, almost same. So dito naman tayo sa Shopee, wait lang, home natin. Almost the same lang po dito sa Shopee. So ito yung products and dito yung marketing center. Dito tayo magjo-join ng campaign sa marketing center. If you want to drive, yung gusto nating mag-ads, di ba? And then yung vouchers, affiliate.
If you want to know these things, yung familiarization sa mga tools na ito, andito po yan sa 50 ways. Nasa 50 ways po lahat yan, yung mga tools na yan. If you want to tour, gusto yung mag-tour doon sa lahat ng mga seller center, andun po yan sa 50 ways. Walang lumalabas sa akin na free tool forecast, saan po ba nakikita. Depende po kasi saan yan sa seller center. There are some seller center na walang ganun. But there are some seller, tingnan natin sa ibang seller center ah. So stop mo muna. Open ako ng ibang seller center. Wait. Ito meron din. Dito po sa ilalim, check nyo po dito sa ilalim, yung fee forecast na nakalagay. Siguro if it is a new, kung bago siyang seller center, baka wala pa na ito. Kasi matatagal na rin itong mga stores na to. Okay, so let's proceed. Marami-rami pa tayong pag-uusapan. 13 pa lang tayo. Bibilisan ko na. Number 14. Limited payment options, turning away potential buyers. Yung iba, applicable to sa Shopee. Ayaw mo ng COD. Hindi ka nag-offer ng COD kasi tsaka takot ka sa returns. Eh, paano kung buy, mostly, majority of the buyers ang gusto nila, COD. So, mawawalan ka ng potential buyers doon. Meron akong mababasang ganyan, they dinidisable nila yung COD kasi nila cash basis lagi. Para iwas ano, mabawasan yung return na tinatawag. So, consider COD. Sa Lazada, wala naman tayong control pagdating doon. So, ang sa Shopee, meron tayong option doon eh. Next, number 15. Not optimizing listing for search engine visibility. You are using irrelevant keywords. So, same doon sa search engine optimization. At tandaan nyo, hindi lang title ang dapat ino-optimize, even the description. Ang description ay nakakatulong din para i-push ka doon ka sa search ranking. So baka mamaya, naglalagay ka ng kung ano-anong keywords dyan, tandaan nyo. Ito pa sa mga nanonotice ko sa mga sellers, mas binibigyan nyo ng highlight yung brand name kesa doon sa pinaka-generic names. Alam nyo, mas powerful ang generic name kaysa sa brand name. Alam nyo ba yon? Ano ba yung mga generic name? Whitening soap. Eh, ang ginagawa nyo, nilalagay nyo yung buong pangalan ng may-ari ng whitening soap. Hindi na nababasa yung generic name. Yung mga men's t-shirts, men's shoes, men's sneaker. Mas nilalagay nyo pa yung highlight ng brands. O kaya, ayan, puro kayo, bandilip. Makinig kayo. Mas better if you consider the generic names. High traffic generic names. Instead of using brand names because brand names are not traffic generators. Aanhin mo yung rice skin na yan. Aanhin mo yung mga rosemary na yan. Aanhin mo yung mga Kenwood na mga salitang yan. Although branding is yung brand names are part of the brand awareness, pwede maraming ways kung saan mo sila pwedeng ilagay. Pero sa title, pwedeng initials na lang. Pero grabe, nilagay mo talaga San Miguel Corporation. San Miguel Corporation, beautiful, beauty soap. Ang nabasa na lang dun sa search page, balik tayo dito ha. Tandaan nyo ha. Limited ang space dito. Limited ang space natin dito. Kung lahat yan, if you fill up ng brand names mo, hindi na nababasa yung main item. Andami, kaya nagkikreate siya ng confusion doon sa buyer. At kapag inopen ang description, my God, sobra din ang hype nyo sa brands. Hindi na doon na-emphasize yung features and benefits of the product. So, double check. I-review nyo yung mga product descriptions nyo and title. Yan ang reason ba't hindi ka makabenta. Kasi wala nang nabasa si buyer sa item mo.
Next, 16. Product inventory regularly. You're neglecting to update your product inventory. Ano nangyayari? Nag-overselling ka. Labas na dun sa inventory mo. What will happen? Walang stocks. Pag walang stocks, problemado ka. Paano mo i-ship out? O pag inabutan ka ng cancellation, so ano mangyayari? Order volume limit ka or product na matatanggal lang ka ng visibility. What else? Mamaya, hindi mo na-update yung stocks mo. Baka mamaya may stocks ka pala. Yun pala, zero na yung declared doon. Eh di walang bumili. Kaya isa yan sa mga ano ka, isa yan sa mga daily routine ko. Kapag nagra-rounds ako, chine-check ko yung mga stocks lalo na pang mababa benta. Dino-double check ko, baka mamaya kinain na ng campaign stock yung declared stock ko. Take note ha, pag nag-join kayo sa mga campaigns, especially Shopee, flash sale sa Lazada, or Lazada na may mga nire-require na mga campaign stock, automatically, those stocks are already reserved for that campaign. If you have 100 quantity at ang sinali mo doon sa campaign is 100 stocks din, zero quantity ka na. Nakaalat na yon for that campaign. So baka yun ang reason bakit walang bumibili kasi zero stocks ka na. Magbabalik lang yon sa sarili mong declared stock. Hello, hello, hello. Mic test. Sound. Na-disconnect ako. Sorry po. Na-disconnect ako. Question, newbie here. Di po ba automatic na babawas ang stocks? Manual po palang i-check. Pag dropshipping ka, allow the dropshipping company to update the stocks. Okay, hindi na natin hawak yan. Pero if you have your own store at you have your own item, ikaw mag-update na sarili mong products. Okay? Wait lang, double check ko lang. Saan ba ako nawala? Na-disconnect ako eh. Ulitin ko. Double check your stocks, baka mamaya ilagay mo na sa mga different campaigns. So, mawawalan ka na ng open stocks para doon sa daily sales mo na tinatawag. So, kapag kunyari, you only have 100 stocks at lahat yung 100 ginawin mo sa campaign, wala ka ng daily stocks. Babalik yun lang yun sa'yo kapag let's say hindi naubos yung nilagay mong stocks doon sa campaign na yan. Okay, next, number 17, you're not using relevant keywords in product listing. Katulad lang din dito sa using irrelevant keywords, guys. Pasensya na ako, medyo napapaulit ako sa mga reasons kasi nagbe-brainstorm ako ng mga reasons, so hindi ko nakikita kung nauulit siya or hindi, but yun nga, yung mga you're not using relevant keywords, katulad nung sinabi ko, mas nagpo-focus ka doon sa mga keywords, may emoji pa na nilalagay. Those things are not helpful when it comes to product visibility doon sa search page. So yung mga relevant keywords na dapat ginagamit mo are keywords that are related to your product. Pagdating sa broad match din, kailangan lumalabas din yung product mo doon. Example, nagda-drive ka rin ng ads. So, if you do not have the title for, kumbaga, the title that you're using are not related to your products, what will happen kapag nag-run ka ng ads, since wala naman dun yung binibid mo, sayang lang. Baka wala, either walang movement yung ads mo or either mag-spend ka lang at wala kang makuhang conversion doon because wala ka dun sa tamang audience mo. Okay? Next, number 18.
failing to target the right audience with marketing efforts. So, nagba-market ka sa maling audience, ang tawag doon? It's either nag-ads ka or it's either you're posting your product sa mga different platforms, pero you are in the wrong market, nasa wrong category ka din. Baka mamaya yung product mo wala sa tamang category. So, speaking of category, kapag may natatanggap ka na nasa miss category ka, so apply the suggested category. Tandaan niyo yun. So, kasi nangyayari, nagmamarket ka sa maling audience mo. So, mamaya, nasa kids clothing ka, and then nandun ka sa menswear. So, mali yun. Okay? At the same time, yung pagpo-post mo sa mga different platforms or social media platforms. So, make sure that your products doon ay andun mismo yung interest ng mga tao. Hindi basta yung meme post lang. Okay? Number 19, poor website design and user experience. Hindi sales converting yung product page mo. Ano ba ang product page? Sample tayo. Yung iba, hindi pinapansin to. Ano ba ang product page? Ito yung Ayan, Hindi mo ginagamit yung ano ba tawag doon? Advanced mode yung sa product description. Hindi mo ginagamit mabuti. Nagre-rely ka na lang doon sa mga sa mga nakalagay na doon. Or you're just copying your competitors. Or tinatamad kang gawin kasi you do not know how to decorate your product page. Aralin mo. 'Di ba? In that way, magkakaroon ka ng sales converting product page. Wala, pag kinilig ni buyer, wala siyang mabasa, walang laman, walang content. So there should be a content. Tayo ay mga content creator din. So our product is our content. Pag walang content ang product natin, wala tayong viewers, wala tayong visitors, wala tayong mako-convert, wala tayong mga ma-engage na mga visitors to buy our product. So focus on the content also of your product. Okay? Paano ka magkakaroon ng content? Aralin mo yung produkto mo. Learn, educate yourself about the details about your product. Yan ang importante. Kailangan alam mo yung produkto mo. Number 20, insufficient trust signals like trust badges. So, syempre, kung bago ka, hindi ka pa magkakaroon ng tinatawag na, ba tawag doon? Yung sa seller? Wait lang ah. Okay, alam ko na. So, sa Shopee, preferred seller, sa Lazada, last top seller, dapat yun ang goal natin. If wala tayong ganun, ano yung mga pwede mga trust signals? Free shipping, cashback, di ba? Discount badge. Yun ang mga pwede nating pagkuhaan. Saan ang discount badge na kukuha? Special price, discount promotion, free shipping max. Punta ka sa Lazada programs dito. So kung nagsisimula ka pa lang, i-avail mo muna itong mga ito. Nagsisimula ka pa lang eh. Saan ba yun? Shop Privileges, Lazada Program. Para magkaroon ka ng mga badges muna sa simula. Ayan, free shipping max. If nandito ka sa Shopee, punta ka dito sa left side mo, punta ka dito sa Seller Programs. Activate mo muna itong mga ito sa simula para magkaroon ka ng badges. Ano ba yung mga badges na yun? Badges. Ano ba yung mga badges? Ayan, yung mga ganyan, no? 7.7, free shipping discount. It makes your product more aesthetic and more attractive and magnetic. Ayan, nakikita nyo pag may mga ganyan. Mga trust badges din yan. Badges. Lowest price guarantee, pwede rin. Lagyan mo. Maglagay ka dyan sa thumbnail mo kapag ikaw ay nag-edit ng pictures mo. Pero avoid over-decorated, yung lalagyan mo pa ng bestseller, number one awarded, excellence award. Wala na nakita, puro ganun na lang.
So, ano mo yun? I-consider mo yun. Okay? Coach, paano sa bid price keyword? Sa bid price keyword? Ah, okay. Ads. Alam ko yan. Tuturo ko din yan. Dito yan. Pupunta ka lang dito. Saan ba yung video na yon? O, di ba? Niready ko na yan. Shopee and Lazada. How to run Shopee and Lazada ads. Analyzing business advisor. Knowing your competitors. Panorin nyo yan. Andyan yung paano pag-set up ng basic ads sa Shopee and Lazada. Dropshippers sa Lazada, we need to ask for access, ha. Mag-message tayo sa Bilis Benta para mag-grant tayo ng access doon sa ano. Magbabigyan tayo ng access na magkapag-grant tayo ng sponsored discovery. So may meron ka lang doon i-agree, meron doon lang doon agreement na kailangan mong i-replyan lang para mabigyan ka ng access. Sa traditional sellers, wala na kasi hindi wala ka naman sa dropshipping. So consider mo na lang yung mga minimum, tawag natin yung mga tipid method when it comes to running ads. Coach, number of product po ba mag-affect po ba sa optimization? Hindi naman po. Meron nga nagbebenta isang product lang, dalawa or tatlo, pero optimize yung store nila. So it's just a matter of the optimization. Of course, the more products you have, the more traffic you'll get. Kasi kung ma-optimize natin yung mga products na yan, they will drive traffic to your store. Mas busog na busog ka sa traffic. And the more traffic, the more visitors, ang possible natin ma-convert into buyers. Kasi kailangan traffic muna para magkaroon ka ng visitors. And then visitors, convert natin into a buyers. Ganun ang takbo ng selling platform natin. Hindi yan post lang ng post at wala ang gagawin sa mga products natin. Even if you do optimizing, even if you just keep on editing the pictures and the titles and then without driving traffic at all in our products, it is useless. Wala tayong benta pong makukuha. Kaya yan yung sinasabi ko nga, especially sa mga nagda-dropshipping, you are aspiring 1,000 products, pero you cannot get your first sale. Kasi why? Imagine 1,000 ang gusto mong i-drive ng traffic. Di ba? Focus ka muna. 10 to 20 products, yun yung i-drive mo ng traffic muna. Kapag nagda-drive na ng traffic yung 10, 20 products mo, meron ng consistent sales yung tatlo doon, then move to the next product. Okay na, masaya na ang Christmas natin nung pag gano'n ang na-achieve. Of course, these are not overnight. Hindi mo yan ma-achieve in just 1 week, in just in a day. Recently, may phone call ako, may natanggap akong call. I'm sorry po nandito ka, gagamitin ko lang siya as an example. So, one of his problem is that ginawa niya daw yung 3 basic steps and then I don't know if it's 3 basic steps but he applied some of my tutorials and yet hindi siya nakakuha ng sales. But inas ko siya, sabi ko, sir, gano'ng katagal na yung ginawa niyo? 2 weeks ago lang daw. E di sagot ko, talagang wala pa. E 2 weeks pa lang eh. So hindi kasi yan overnight. So matagal-tagal na ano yan, pagpapalambot ng mga produkto. Meron din ako na-encounter, sabi niya, Coach, tatlong campaigns na ako, wala pa rin ako traffic. Malamang wala kang traffic doon. Tatlo pa lang eh. Eh kami nga, may 100 na eh. Doon namin ako yung traffic. So, mahaba-haba. Ang kailangan kasi dito, habaan mo ang PC mo, have a long patience. Dapat patient ka palagi. Kapag hindi ka patient, ang mangyayari sa'yo, you will not be consistent of what you're doing. Maghanap ka at maghanap ng ibang alternative hanggat hindi mo na nagagawa yung consistency mo. So, ano nangyayari? Back to zero ka palagi. Okay? Sir, tanong lang ba, paano kung Visayas Mindanao ang deliver? Ilang araw ang deliver at magkano ang shipping? Kasi habang di pa na turnover. Actually, yung mga shipping fee, do not be stressed about shipping fee kasi all of those are declared already doon sa, naka-declared na yung sa product description natin. Or even doon sa mga attributes, even yung mga parcel weight, si Lazada na po ang nagbibigay ng shipping fee computation kay buyer. So, wala na tayong gagawin doon, okay? Whether it is Luzon, Visayas, Mindanao, hindi na natin matitweak yan kasi naka-declared na yung ano yun, yung weight po na, okay? Hindi po ba bawal maglagay ng budgets? Pwede naman po, kaso i-limit nyo lang, huwag yung sobrang dami. Kasi baka over-decorated na. Mamaya na ako magbasa ng questions, ha. Mahaba-haba to. Tapusin muna natin.
Okay, 21. Pag nakarating ako ng 40, yan. Hindi na ako sumagot. Lack of urgency in creating time-sensitive offers. Yung mga vouchers nyo, yung ginagawa nyong vouchers, walang expiration. Minsan, 6 months. Kapag gumagawa ng voucher, limit it for 7 days, 3 to 7 days lang. Para may sense of urgency si buyer. Okay? Next. 22. Ineffective product bundling and cross-selling strategies. So, ayun, hindi ka gumagamit ng mga bundles, hindi ka gumagamit ng mga flexi combos, hindi ka gumagamit ng mga add-ons. Okay, yun yung mga cross-selling strategy eh, wherein nagkakaroon ng suggestion ng ng mga ibang products mo doon kay buyer, bukod dun sa main product na gusto niyang bilhin. So, kapag wala kang ganun, nababawasan ka na, hindi ka nababawasan. Instead of maximizing your sales, instead of you can increase yung sales mo or even the buying power, ma-improve, ma-increase mo pa yung buying power ng buyer mo. So, nag-stay lang siya doon sa kung ano yung product na meron siya. Pero kung may mga sinasuggest na ibang products, much better, mag-increase ang sales mo na. Yung pinaka-importante dito, yung mga nasa number 40 na. So please, you stay with me para makita niyo yung pinaka-problema ninyo. Ito, these are minors only. But the main problem ay nandun sa pinakadulo. Number 23, you're ignoring the importance of customer testimonials. Ngayon, kung wala kang product review, you create your own review. Or maybe a photo review, may picture ng tao, and then andun yung kanyang testimonials. Pwede kang gumawa ng ganun sa mga product pages natin. What else? Pwede kayong mag-screenshot ng mga testimonials. Ginagawa ko din yun. Collage of testimonials. So, pwede rin yun. Kasi pag may testimonials, pag may nakikita silang proof of effectivity, just like sa mga pictures, di ba, yung mga pampaputi, those are testimonials na rin eh. Yung mga glass skin na mga mukha. Those are part of testimonials. So, kung may mga ganun ka din sa mga product pages, nakakatulong yun makonvince si customer mo na mag-check out sa'yo. Mga convincing factor kasi yan. Pero kung wala ka noon, yung page mo, plain lang, walang makita, so wala. Okay? Number 24, failing to build a strong brand identity and presence. Saan pumapasok yon? Okay, number one, hindi unified. Wala kang unified colors, wala kang unified borders. Sa pictures, pwede yan. Wala kang unified titles. Product pages mo are not unified. Ano ibig sabihin unified? It should be in uniform. Kapag it is in uniform, nagkakaroon ka ng identity. Nagkakaroon ka ng strong presence and identity. Nakikilala ka. Minsan sa kulay pa lang ng thumbnails mo, ma-identify ka na, ay, si KDY Mart Page Store yan. Kasi yan lagi gamit niyang thumbnail. Di ba? Kapag ganun ginagawa mo, minsan iba kasi ginagawa chop suey. Paano ka magkakaroon ng brand identity? Lalo na kung may niche ka. So consider mo yan, dapat uniform, unified colors, unified designs, unified yung ano mo, mga text mo para magkaroon ka ng identity doon sa mga buyers mo. Madali ka rin nilang hanapin. Number 25, lack of product differentiation from competitors. Ito yung sinasabi ko kanina nung una. Make yourself unique among others. Make your products different against your competitors. Pero kung pare-pareho lang kayo, walang reason para piliin ka ng buyer. Example, ang background nyo, puro kayo pink. E di nagka-camouflage ka na rin sa mga competitors mo. Paano ka pipiliin doon? Kasi pare-pareho kayo ng pink. Siyempre, ang pipiliin na pink background doon is the competitors kagad na may mataas na sales data or sales review or product review. Pero if you're different among your competitors, ikaw ang unang makikita ng buyer kasi, uy, ba't iba to? Ba't kakaiba to? In that way, you will be able to justify your product. Pero kung nakikikamouflage ka with your competitors, walang bibili sa'yo. Matatabunan ka lang nila. And that's how you compete with your competitors.
Kasi merong sa akin nagsabi, ang mga price daw ay sobrang taas, ay sobrang baba. And yet, yung price namin ang lalaki. Paano kami makikipag-compete? That's how you compete with them. Justify your price. Make yourself different from them. So, malaking effort po yung dapat natin gawin para sa mga produkto natin. Pero if you will stay with that kind of product page, talo ka. Okay? So, ipaglaban mo. Yes, I'm speaking about dropshipping, ha. Alam ko, naglabas kayo ng monthly. Pero ipaglaban mo yung monthly mo. Pero huwag mo ipaglaban by keep on complaining. Do something. Ganon din sa traditional. Namuunan tayo. Paglaban mo, puhunan mo. Do something. Huwag lang puro complain. Kung wala kang gagawin, wala kang resulta. Pag may ginawa ka, is either you have two results na. Either you win or you lose. Pero if you lose, may matututunan ka doon. Diba? Gagawa ka ng adjustment. Eh kesa naman wala kang ginawa, natalo ka kagad, wala kang natutunan doon. 26, not capitalizing on trending or seasonal items. Nag-i-stick ka lang dyan sa item mo. Meron ako na-encounter ulit na seller. Kasi meron nag-post doon. Ako lang ba nakakaranas ng ganito? May problema ba si Shopee? Nag-comment ako, sabi ko, pag walang benta, si Shopee may problema. Nag-comment siya, sabi niya, ay, kasi kayo, magagaling kayo, magganong-ganong. E di in-store audit ko siya, nakita ko, ba't wala siyang benta? E hindi kasi seasonal ang items niya eh. And then, tagilid sa product thumbnails. O diba? Then, minessage ko siya, sabi ko, ma'am, in-audit ko store mo. Gusto mo malaman bakit wala kang benta? Message mo ako. Re-replyan kita. I'll tell you bakit wala kang benta. Diba? Sinisisi ka agad sa platform. Sinisisi ka agad sa company. Pero sarili mo, hindi mo sinisisi. Kapit-tuko ka dun sa product mo. Alam mo, 2 years na yung product na yan eh. Hindi na trend yan ngayon. Ano ka ba? Lato-lato na ngayon. Hindi na uso Jolens, pinipilit mo pa yung Jolens, eh lato-lato na ang binibenta kayo. Diba? Kailangan mong maghanap na iba pang mga alternative. I'm not saying you quit with your product, pero look for another alternative. O, naintindihan ko, binigyan ka ng 8 million. Ang dami ko nakausap na ganyan. May mga students akong ganyan. Binigyan daw siya ng 8 million, 10 million. Yung isa pa nga, 16 million eh. Pero ngayon, hindi na makakuha ng benta. Tinanong ko, gano'ng katagal na yung product mo? 2 years na, coach. O, kaya talaga. Create a new product. Isabay mo para mabuhay ang store mo. Nabuhay ang store niya. Although, hindi niya nakuha yung dati niyang, at least, nasa tamang track na ulit siya. Nabuhay yung stores because of those things na sinuggest natin. So kung yung to ano mo, kung yung product mo 2 to 3 years ago, panahon pa ng pandemic. Kung panahon pa ng pandemic 'yan, my god, hindi na uso face mask ngayon. Baka yan pa rin ang binebenta natin. So move on din. Okay, I'm sorry for my terms ha. Pasensya na kayo sa mga sinasabi ko. Pero iyon lang kasi ang way para magising tayo sa katotohanan. So find an alternative. Hindi ko sinabing mag-quit ka dyan sa product. Pwede mo pa ngang ibuhayin ulit dyan eh. I-re-upload mo with a new SKU. Pero dapat when you upload, may variation na para mabuhay siya. Tinuturo ko yan. Okay, next. Ignoring data analytics to make informed decisions. Hindi ka nagbabasa ng business advisor mo. You're not reading your business insights. Sa Shopee, hindi ka nagbabasa ng live monitor mo. Hindi ka nagbabasa ng page view mo. Hindi ka nagbabasa ng visitors mo. Hindi ka nag-in-depth, what do you call this? In-depth analyzation of your metrics. Ang binabantayan mo kasi, puro orders. Ulit. Paano yung bantay mo sa orders? Hindi mo tinitingnan bakit wala kang order. Di ba?
Una mong bantayan, may traffic ka ba? Kung may traffic ka, may visitor ka ba? Okay? Kung may visitor ka, ilan ang nako-convert mong visitor? Or may nako-convert ka ba? Ba't wala kang nako-convert na visitors? Maybe there's a problem with your product. Maybe there's a problem with your photos. Maybe there's a problem with your price. Maybe there's a problem with your description. Maybe there's a problem with your promotions. Yan ang titingnan mo. Eh, bantay ka ng bantay sa orders eh, pero hindi mo tinitingnan bakit wala kang orders. Paano ka gagawa ng improvement? Paano ka gagawa ng step if ang binabantayan mo, orders and sales? Tandaan nyo, bago magkaroon ng orders, nagsisimula yan sa traffic. Pag may traffic, may visibility, may visitor. Out of visitor, ilan yung na-convert mo doong buyers? Doon nagsisimula ang buhay ninyo. Okay? May natututunan po ba? Can you please confirm? May natututunan po ba sa aking mga sinasabi? O baka naiinis na kayo sa akin? Opo. Okay. Huwag kayong mapikon sa mga sinasabi ko, ha? Baka napipikon na kayo. Sorry. O, punta tayo dito sa Lazada. Ang binabantayan mo lang orders. Dito sa ibabaw, tingin ka lang ng tingin dito. Walang order eh. Ako lang ba nakakaranas ng ganito na naman? Ang kulit. Ako lang ba nakakaranas ng may benta? Dapat ganun ang isi-share natin. Let's be positive. Bantayan nyo visitors. May page view ka ba? You're aspiring for 1 million. You're aspiring for 1,000 products. Pero you cannot generate at least one page view. Di ka naman maka-acquire ng isang visitor out of those page view. Paano ka mag-aspire ng 1,000 products? Always read your data. Always read the problem of your data. Yes, it will happen 300,000 in 7 days. If you have a long patience. Siyempre, samahan ng dasal. Let's be open-minded. Sinamantala ko talaga itong araw na to para sa inyong lahat. Kasi ang dami ko nang natatanggap na mga, alam niyo naman ako, hindi ako mapakali na there are sellers na nag-struggle. So, ganyan-ganyan ako ka-passionate para magturo sa mga kasama nating sellers. So, yung iba, minsan na na-offend sa mga sinasabi ko, bala ka, uma-offend ka sa akin. Ang hindi ma-offend, may benta. Ang ma-offend, walang benta. So, read your data. Always read your business advisor. May magtatanong paano magbasa ng business advisor, andito din po. Kasama yan dito, knowing your competitors. May nagtanong paano daw yung alay method, nandito yan. Panorin mo yan dito. Okay, lahat po yan ng tinatanong yan, nandito po sa mga videos na ito. I'm not here to promote my channel or my videos kasi wala naman akong kinikita dito sa mga videos na ito. Okay? Wala akong malaking nakukuhang monetization po diyan. Kaya I'm not after those things. I'm after na kayo pong lahat ay matuto. Kasi para sa inyo po lahat ng mga video na ito. Okay, wala pong ano ha, walang hausaw or walang sugar coating sa mga sinasabi. Kilala ko na ibang sellers kung gaano ako ka-passionate magturo. 28, failing to optimize product categories for easy navigation. So, that's part of the category, choosing the right categories. Sa store page ninyo, yung store decoration, meron doon papaano mag-categorize ng mga products. Maybe we're gonna have an additional sessions on, marami nagre-request sa akin doon eh, sa store decoration. So, gawa tayo ng separate topic doon. Kasi, pag pinag-usapan natin yung topic na yan, aabutin tayong alauna. Okay? So,
store decoration, you decorate your store, and then you arrange your products by category also. Especially kung may mga buyers na nagbibisit ng mga stores natin. Okay? Sir, ilang ad cost na spend nyo sa page 67? Wala po. Wala po akong ads. Hindi po ako nag-a-ads for your information po. Okay? Hindi po ako nag-a-ads. Etong 67,000 are all organic. Organic lang po ito. Hindi po kami nag-a-ads. Okay? Yung Lazada account ko, 7 to 8 views lang araw-araw pero may 2 to 3 order. Good. At least maganda conversion mo. O ito ang suggestion ko sa iyo, Sir Nino. Improve your page view. Pag ma-improve yung page view mo, magdo-double yung ano mo, yung orders mo, or mag-triple. If you double your 7 to 8 views, since mataas ang conversion mo, mag-improve yung ano mo, number of orders. Okay? So we're gonna have a separate topic sa store decoration. Or maybe gagawa na lang ako ng sarili kong video. Parang kahit hindi na tayo mag-sessions for the store decoration. Number 29, you're not using high quality packaging to enhance the unboxing experience. Basta mo na lang sinisiksik sa pouch. Hindi mo na ginagawa ng magandang bubble wrapping. Minsan recycled pa yung bubble wrap. Yung bubble wrap galing pa dun sa in-order mong item na may bubble wrap. O sino guilty dyan? Yung box mo, puro recycle din. May century 2 na pang nakalagay. Diba? So, yung tape, hindi ka rin nag-exert ng effort sa tape. So, kailangan, pag natanggap ng buyer, nakalimutan ko kayo na ito narinig. May isang coaches na nagsabi na when you are packing your orders, okay, consider those parcel as a, ano no, parang gift or a present to your buyer. So you wrap it, dapat nirarap mo dapat yun ng maganda. Para pag ina-unbox ni buyer, para siyang nag-unbox ng isang regalo. So yun ang dapat gawin ninyo sa mga ano. Kasi kadalasan, isa din sa mga bad review na natatanggap natin is sa mga packaging. May basag, may damage, may yupi. Kahit maganda yung product, pag hindi maganda packaging, one-star review ka. Pag nabigyan ka ng one-star review, lalo na kung binibenta mo ay mga fragile items, fragile, or whatever, ano mga pronunciation na yan. So, kasi, so, whatever, ano bang pronunciation mo dyan, eh, isa yan sa consideration ni buyer. Pag nakita niya, ay, mishandled yung mga parcels, ayoko na umorder dyan, baka sira lang yung makuha ko. Diba? So, yun. Coach, ano po masasabi niyo sa mga parcels na may paipit pero pagdating sa buyer, wala naman? Well, depende kasi may mga buyers na maseselan at may mga buyers na hindi naman maselan. So, as long as natanggap nila when they open the product, okay naman, wala ka makukuha ng bad review. But there are some buyers na pag yupi ka, agad pipit yun. Alam mo mga buyers, may ma talaga yan eh. May magawang ano issue. Popost ka pa niyan sa social media. Di ba? Ano 50 pesos GCash kunyari? Paipit, pero pagdating sa buyer, wala naman. Ano ibig sabihin nun? Ma'am, di ko po magets. Akala ko you're talking about parcels na naipit. Naglalagay ka ng cash doon and then nawawala? Tama ba? Papaan pa-clear po mama. I'll go with the next muna, next slide. And I'm gonna wait for your response. Number 30, poorly optimized product landing pages. Hindi sales converting yung mga pages natin. So same lang din 'yon sa pag-create ng product pages natin. When they open your product pages, wala silang makitang content. Wala silang makitang laman. Purely text lang, walang image, isa pa 'yon. And at the same time, wala masyadong ano, there's nothing to abang tawag doon. Walang dapat tignan doon sa product page mo. Ang ginagawa mo lang, nagbe-base ka lang doon sa product ano mo, doon sa thumbnail mo. Pero pagdating sa description, wala na silang makita.
So it's useless. So pag nag-scroll sila, walang mabasa, wala na, out sila doon. Lipat na sila sa ibang product. So instead na ma-convert mo yun, visitor na sana, wala, hindi sila nag-convert. Okay? Naglalagay po sila ng papel sa loob na may you win 50 pesos GCash, please follow our store and send your screenshot. Pero wala naman po talaga in actual. Ah, love letter method ang tawag dyan, ma'am. Pwede naman yan, okay lang yan. Okay lang po yan. Kasi one way yan para maano eh. Para maano. Ay, pero wag ka mangako ng 50 pesos GCash. Unless it is a raffle. Make it a raffle. Mas much better kung raffle na lang. Pero magko-commit ka ng 50 pesos GCash, mahirap yun. Ako ginagawa kasi, raffle. So, kung gaan sasabihin ko sa kanila, follow our store, and then post a 5-star review, and dun kami pipili sa mga nag-post ng review ng winners. Parang ganon. iPhone 11 nga sa akin. So, ganon yung ginagamit ko. Pwede na yun. As long as, wag na masyadong ano, wag yung, dapat kasi, ano, it should be realistic also. Kapag nagbibigay ka ng ganon. Okay? Guys, pwede ba akong makahingi ng 5-minute break lang, ha? 5-minute break lang po. Saglit lang po. Pasensya na. 5-minute break lang.
Okay, I'm back. Hello, hello. Nandito pa ba yung mga kausap ko? Yes, sir. Okay, so start tayo. Number 31. Ningal ako. Underestimating the value of social proof and attacks na yata ako dito. Sa social proof and testimonials, so 32 na pala ako, sorry. 32. Insufficient customer engagement through chat and messaging. So, hindi kayo nakikipag-usap sa mga customer ninyo, hindi kayo gumagamit ng CEM. Ano ba yung CEM? Pakita ko sa inyo. So, balik tayo dito. Then, baba tayo dito. Engagement center. Customer engagement. Ayan. Pwede kayong mag-message sa mga potential buyers. Store new customers. Store new customers with items in wishlist. Hindi kayo nag-message sa mga abandoned cart. So, ayan. And at the same time, kapag may mga chat sa inyo yung mga buyer, hindi nyo nire-replyan. So, you have to, dapat nakikipag-engage kayo ng conversation sa kanila. Sa Shopee naman, punta tayo kay Shopee. Kay Shopee, dito yan nakikita. Some seller center, wala na ito, ha. So, baka sisihin nyo ako bakit wala kayo nun. But, depende sa seller center, but there are some seller center na meron nito. Asan na ba yun? Hanapin ko ah. Eto, parang wala nga ako. Teka lang. Wait lang, hanapin ko ah. Eto, chat broadcast. Okay, ganun din. Followers mo, hindi ka nakikipag-engage sa kanila. Abandoned catch cart shopper. Hindi ka nagbibigay ng mga new arrival update. Pending review sa buyer. Balik tayo dito kay ano ah, sa seller center kay Lazada. Balik tayo dito. Hindi ka din gumagamit ng mga feeds. Okay? Yung mga like feeds na yan. So, katulad ng mga ganyan, diba sabi ko sa inyo sa mga social medias, sinasabi ko sa inyo, mag-post kayo ng mga stories nyo. Gawin nyo din dito sa feed management. So, pwede kayo mag-post din ng mga stories ninyo about sa mga products. O, ulitin ko, this is not intended para mag-post ka ng mga product links mo. Okay? Ang purpose na ito is to get an engagement sa mga audience inside the platform. So, pag nagiging engaging yung mga stories nyo dito sa platform, sa Lazada, so, nagkakaroon ng visibility yung product nyo. Or, pwede kayo makapag-drive ng visitor dito sa feeds na ito. So, consider nyo yan. Para magkaroon ka ng engagement sa mga audience mo and also with your customers. So, happy lang dapat pag nakikipag-usap sa mga buyer. Iwasan nyo yung price posted, details posted ng mga ganong sagot. Minsan nakakapikon lang ang buyer pero yan lang natin. Kumalaga, may benta. 33 yon. Katulad nga ng follow-up, inadequate response to customers' inquiries and concerns. So, huwag kayong auto-reply ng auto-reply lang sa kanila. 34, overlooking the power of storytelling in product descriptions. Okay? So, sa product descriptions, sa product description, it should be a good copywriting. Ano ba sabi ko sa good copywriting? Persuasive. Sales converting. So, I'll give an example. Pakitaan ko muna kayo. Paano ginagawa? Just especially sa mga dropshippers and traditional, I'll give an example how to do it. Wait lang. Okay, so nakikita niyo ito, 2 kilo apple, lavender, lemon, coffee, and rose scent. Palalabasin, pahabain ko to with a good storytelling or good product description. So mapapansin mo yung kanya, ganyan lang, di ba?
So, talunin natin dyan. So, ang ginagamit ko is chatopenai.com. O, guys, advanced na to, ha? Advanced na itong tinuturo ko. So, utos method lang. Malilaki na kayo. Madali lang mag-sign up dito. Punta lang kayo dito sa website na yan. And then, utusan nyo siya. So, kung kanyari, ganito lang. Para, pasensya na, barok-barok ang English ko, ha? Tapos, utusan ko lang siya na create a long product, ano, a sales converting and long product description using these keywords. Ang quality nito is based sa mga prompt ninyo, ha, sa mga command prompt nyo. Pero syempre, the mas maganda yung prompt na nilalagay nyo, much better. Yan. Enter lang. So, sample lang naman to, pero pwede nyo pang pagandahin. So, ayan, nagkikreate na siya ng description para sa product. So, basahin nyo na lang, introducing our premium Bentolite cat litter, the ultimate choice for cat owners seeking a superior order controlling and environment. Diba? Ito lang binigay ko, ang dami niya nang sinabi. O yan ha, pwede niya nang gawin yan kapag i-edit niya ng mga product description niya. So it will depend doon sa command prompt na ilalagay niyo, yun ang magiging quality ng ibibigay sa iyo ni ChatGPT. Then, ganoon na lang, copy-paste mo na lang yan and then gawa ka ng ano, mga unique selling points. Stay with me, malapit na tayo matapos. O diba, ang dami niyang sinasabi. Okay, so yun. Pwede mo nang kopyahin yan. Diba? Di pa yata siya tapos. Ulitin natin. Try natin. With unique selling points, try natin ah. Tingnan natin kung may ginawa siyang bago. Ayun lang. So siguro tatanggalin na lang natin yung nakalagay na unique selling point and then yung one. 'Di ba? So at least you have an idea already, 'di ba? So you just have to remove the edit mo na lang 'to, tanggalin mo na lang 'to yung unique selling point 1, unique selling point 2. Okay? So hindi na ako magtatagal diyan ha, alis na ako diyan. So if you want a more detailed, nilabas ko yan dito. Sa 50 ways. Okay? Nilabas ko po yan dyan. Next. Number 35. Ay, nagkukwentuhan lang pala sila. Akala ko ako pausap. Okay, sige, let's proceed. Okay, so not providing enough product specification and details. So ito yun. ChatGPT, makakatulong yung magbigay ng specification and product details. Kasi kung ganyan lang ilalagay mo, nakita mo siya, ganyan lang yung details niya, compared to my details, mas marami, mas broad. Mas ano, mas maraming mababasa. Tinigil ko nga lang yung response eh. So malaking bagay yan. Ngayon may nagtatanong, mas mataas ulit ang presyo mo. This is how you justify your price. Pag sa pagdating sa product description mo, mas marami kang laman kumpara dito kay competitors mo. At mas malaki ang chance mo na may na ma-persuade mo yung buyer mo to your store because of your descriptions. Compared to this store, 'di ba? Ewan ko kaninong store 'to ha, baka meron may-ari nito. Compared to this one, although ano eh minimal yung kanyang ano, minimal yung kanyang what do you call this information. Then followed by ano, ano bang pwedeng gawin? Followed by busugin mo sa pictures si buyer. Auto buy na 'yan. Syempre, you have to drive traffic ha, tandaan nyo.
Kasi baka sabihin mo, gawin mo akong literal. Coach, ginawa ko po yung sinabi mo, may unique selling points, pero walang benta. Ikaw, ang tanong, may traffic ba? Di ba? Next, 36. Neglecting to leverage customer loyalty programs. Hindi ka nagbibigay ng mga repeat buyer voucher. Or hindi ka nagbibigay ng mga sa ano eh sa Shopee pwede kang gumawa ng mga ano yung mga bulk buying like yung mga wholesale price. Pwede kang mag-offer or you can give a private voucher to them. If magmaas sila, sir, meron po ba kayong discounts? Marami akong bibilhin. Eh di sabihin mo na ano, ilan ba bibilhin nyo? Gawan mo ng private voucher, sayang, pwede mag-convert yun. Paano gumawa ng private voucher? Tinuro ko po yan dito sa 50 ways. Okay? Tinuro ko din yan sa 50 ways. Napaka-useful ng 50 ways na yan. Panoorin ninyo. Okay, next. 37, you're ignoring your competitor analysis and market research. Binabaliwala mo din yung competitors mo. Alam nyo, yung competitors nyo, pwede nyong gamitin for your marketing strategy. You can adapt their strategy also on your store para makapagsabayan ka sa kanila. It's like adapting them and improving your store also and become more better than your competitor. So, sabi, may nagtatanong, paano ba ako magpa-price? Check your competitor's price. Saan ka pupwesto doon? Na you think na possible, magkakaroon ka ng magandang audience and conversion. Hindi basta-basta post lang. May analyzation yan. Kaya huwag ka magtatanong, bakit wala kang benta? Kasi hindi mo chinecheck yung kalaban mo. 38, lack of follow-up on abandoned cart. Tinuro ko yan kanina. Diba? Pwede kang mag-chat broadcast. Pwede kang mag-CEM dito sa Lazada. Saan na ba yun? Pwede kang mag-CEM dito. Para i-follow up, may nagtatanong, paano ba makontakt yung mga nag-add to cart? Ito yun. Purchase reminder and then dito, abandoned cart shopper. Okay? Next, lapit na tayo. Konting tease na lang. Failing to address negative reviews and turning them into opportunities. So actually, para na-tackle na rin to, pero sabi ko nga, if there are negative reviews, you reply to them in a respectful manner and then at the same time addressing the issues. Huwag kayong basta parang kanto lang sumagot sa kanila. Pwede kang gumamit ng chat GPT para mag-create ng magandang ano, magandang reply sa kanila para ma-turn yung mga bad reviews na yan into an opportunity or ma-twist yung isang bad review into a positive way. Number 41, andito, ba't wala akong 40? Sorry, number 40. Nag-skip tayo sa tama, 39. So, 40 na tayo. Na-request po ba yung chat broadcast para magkaroon sa store? Ano po yan? Meron kang dapat i-unlock ng mga ano, i-unlock ng mga, what do you call this, mga missions. So minsan you just have to improve your seller your store performance including sales para po ma-unlock yung mga ganyang mga features like chat broadcast and CEM po. Ganun lang. Okay, so nandito na tayo sa top 10. Andito pa ba lahat? Hello. Andito pa ba lahat? Hello, hello, hello. Yes, po. Yes, malapit na tayo, top 10 na tayo, top 10. Matatapos na tayo. Imagine natapos natin yung sekwenta. Sana meron kayo dong mga ano ha, meron kayong mga nakita or may mga tinamaan doon sa mga list yung mga 40 reasons na yan bakit hindi ka makabenta. If you feel there are some more na hindi ko na mention, it's up to you to ano isipin kung ano pa yung mga possibles ba't hindi ka makabenta. At least, nag-work na yung mind natin. Yun lang kasi importante. Nag-work. Alam nyo kami mga sellers, kahit tulog kami, nag-iisip kami. Eh ako kung may nakaka-relate dyan. Ang lagi namin iniisip, paano makabenta. Pag gano'n na naging thinking nyo, ay, ayan na, nagsisimula na. Sisimula na kayo mabaliw. De joke lang ha.
Totoo yan, yung mga sellers, ganyan. Kahit nakaupo, kahit naliligo, kahit kumakain, nasa isip lang yan, paano ako makakabenta. So, eto na nga, low product visibility. Yan ang isa sa mga pinaka-common reasons bakit hindi ka nagkakabenta. Wala kang product visibility. Wala kang page view, wala kang visitors. Bakit? Wala kang ginagawa sa store mo. Yun lang. Hindi ka nagda-drive ng traffic, hindi ka nag-optimize ng product mo, hindi ka nag-join ng campaigns, nag-aantay ka lang ng benta, walang mangyayari sa store mo. Ang labanan ng Shopee and Lazada po, tandaan nyo, is about product visibility. The higher the traffic you get, the more visitors ang maaari mong ma-convert or more visitors ang maaari mong ma-attract. Doon pumapasok ang three basic steps. Drive traffic, attract visitors by the use of step one of the product optimization. And if the step one is a sales converting already, madali na ang conversion, which is the step three. Pero pag isa doon wala, wala kang product visibility, hindi mag-work yung three basic steps. So it's very important that laging visible ang product mo. There are a lot of ways para maging visible ang product mo. All you need to do is to understand which one are mga traffic generators ng stores po ninyo. Meron na akong mga tinuro by campaigns, di ba? Ads, pwede rin. Search visibility, external traffic, customer initiated. Those are the traffic that you can do para magkaroon kayo ng product visibility. And product visibility cannot be achieved in just 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Swerte na, may ganun. But mostly, mahaba-habang trabaho yan. Okay? Mahaba-haba yan bago ma-achieve mo. Kasi pahihinugin mo muna yung product mo. You have to attract the algorithm. Paano ka matatap up, matatap ng recommendation engine para ikaw ay i-suggest sa mga buyers based on the interest. Ang algorithm kasi, meron tayong content-based, meron tayong I forgot the second one. Content-based and the second one is the filtering. Filtering-based. Or even the behavior of the buyer. Pag yun, wala ka noon, wala kang visibility. So, importante yan. Yan ang reason ba't wala kang benta. Tingnan mo kung may page view ka. Kaya lagi kong tinuturo, tumingin ka muna kung may traffic ka. Pag may traffic ka, madaling gumawa ng conversion. Number 41, ineffective marketing campaigns. Poorly executed or irrelevant advertising efforts that fail to generate interest. Most of the sellers, mema. Mema lang maka-join ng campaigns. Mema lang mag-join ng mga different, let's say, sumali ka sa mga double digit or mega campaigns, pero wala kang objective doon. Sinusunod mo lang yung campaign price, but the strategy, wala. You're even not considering the traffic boost price. Hindi ka nag-aalay din. Or wala ka mga pricing strategy para makabait ka ng mga visitors kapag meron ka ng what do you call this? Visibility. Okay? So, yun ang mga ano, yun yung mga dapat kinoconsider nyo. Iba kasi join lang ng join ng campaigns pero walang objective when joining the campaigns at hindi pinaghahandaan ang campaigns. So when you join the campaigns, dapat okay na step one ninyo. Kapag hindi okay, what is step one? Title, photos, description, price. Tandaan nyo yun. Number 42. So sinabi ko na to sa number one, unattractive product images. I'm sorry for the word, pero the best way to sabihin to, pangit ang picture. Hindi magandang pagkakalatag ng picture. Hindi attractive. Ang picture will be your magnet. Picture will be your bait. Picture will attract your visitors. Remember that. But if your picture is not attractive, hindi ka makakuha ng visitors. Ito, punta tayo dito. Out of 6,700, you're not gonna get 2,317 visitors. And there are a lot of ways how to attract these visitors. It's either on your price, it's either on your title, or it's either on your
on your picture. Ang step one, yan ang mga visitor generator. Tandaan nyo. If napanood nyo yung three basic step. Kung hindi nyo pa napapanood yung three basic step, ayan, ang dami yung papanoorin, no? Andito yan. Pwede nyo panoorin dito. Pwede nyo din panoorin dito. Pwede nyo din panoorin dito. Andiyan, paano tumatakbo ang three basic step. Ang three basic step, huwag yung gawing literal. Marami ako nakakausap na ganyang seller. Sinasabi nila, coach, ginawa ko na naman yung three basic step pero hindi nag-effect. Pero yung tinanong ko sa kanila, ilang beses ka nag-adjust out of those things na ginawa mo? Hindi pa ako nag-adjust, coach. O, yun. Nasagot mo na ang dahilan bakit hindi ka nakakuha ng conversion. Sa three basic step, maraming adjustment na gagawin. Hindi mo lang gagawin yan ng literally, 1, 2, 3. Ibig sabihin, pag ginawa mo ng literal yan, hindi mo naiintindihan ang three basic steps. So, kailangan may adjustment kang gagawin. Okay? Next. Lapit na. 43. Inaccurate order fulfillment. Nagkakaroon ka ng mistakes in processing orders. Minsan, incorrect items. Incomplete shipment. Kulang is either missing item, wrong item, or damaged item. Ano nangyayari? Bad reviews. Kapag maraming bad reviews, nagkakaroon ng traffic deboosting. Pag nagkakaroon ka ng traffic deboost, nababawasan ka ng traffic. Ano ba sabi ko? Importante, product visibility. Pag wala kang product visibility, wala kang mako-convert. So pinagkakaingatan dapat itong mga bagay na ito. Nilalagay, siniseryoso dapat ito kapag nagpapadala. Guilty din ako diyan, lalo na pag walang stock. Kaya nakalagay diyan, 'di ba, yung hindi ka nag-aano ng stocks mo, hindi ka nag-update ng stocks mo. Kasi mamaya wala ka na palang stock, so magro-wrong item ka. So pag nag-bad review, yari. Number 44. Fear of fraud. Ayan, ang daming ganitong seller. E-commerce platforms have E-commerce platforms have security measures in place to protect sellers and buyers. You have to familiarize yourself with the policies and take necessary precautions to ensure secure transactions. Yung iba, takot mag-join ng campaign din. Aside from that, ultimo sarili nating platform, hindi mo pinagkakatiwalaan. Diba? Wala kang tiwala kay Shopee, wala kang tiwala kay Lazada, wala kang tiwala kay TikTok. Lagi mo sinasabi, kinakain ang ad credits mo, binabawasan ka bigla. Hello, ikaw ang pumipindot ng seller center mo. Ikaw ang nag-approve ng mga campaigns mo. Ikaw ang nagta-type sa seller center mo. Alam mo may mga charges yan. Alam mo may mga participation fee yan. Hindi yan scam. Malinaw na nakalagay doon yung mga TNC. Nabibig sabihin ng TNC? Terms and conditions. May mga terms and conditions yan before you approve those things. Tapos anong gagawin mo? Sisiraan mo ang platform. Magpo-post ka na naman. Grabe talaga to si Shopee. Oh. Grabe talaga to si Lazada. Sinisiraan mo kung saan ka nagninegosyo. E pag may nakabasa ang ibang buyer, may bibili ba? Diba? So ano nangyayari? Hindi ka nagjo-join na ng campaigns. Hindi ka na nagjo-join ng mga promotions. E kailangan mo yun eh. You need those things for your traffic, for your conversions. Kasi feeling mo ini-scam ka. Feeling mo ini-scam ka ni Bilis Benta, ni Dropify. My God, you're working in that company pero takot ka. Natatakot ka o natatakot kang iskamin ka ng kumpanyang yan. Dapat sana bago ka pumasok, inaral mo muna yung business model or even the company itself. How long it's been operating. 'Di ba? So nangyayari, panay takot ka, lagi sinasabi ng lahat. Sayang naman po binayad ko. 'Di ba? Oo, talagang sayang kung wala kang ginagawa. Tandaan nyo,
I'm talking to mga to the dropshippers ha, or even sa mga sellers. We invested money. Lahat tayo nag-i-invest ng pera. Paglaban natin. Pag puro ka reklamo, hindi mo yung pinaglalaban. Ang tawag dyan, I'm sorry for the word ha, umiiyak ka. Eh, bawal ang iyakin sa Shopee and Lazada, tandaan nyo. Sa Shopee and Lazada, kapag iyakin ka, you quit. Kasi patal dito, patatagan lang. Survival of the fittest. Kapag quitter ka, you lose. But if you're not a quitter, try to win. Lumaban tayo. Hindi yung ultimo platform sinisiraan natin. Mali yun. You have to be loyal with your platform. Be proud of your platform. Be proud of the company kung meron ka. Even the brand na nadala-dala mo. Kasi pag hindi ka, duda ka sa trabaho mo, kaduda-duda din ang galaw mo. Mawawala ka ng landas. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ayan, seryoso na yung topic natin. Sabi ko sa inyo, pagpalapit na, nagiging seryoso. Number 45, lack of product education. Failing to provide detailed information or guides that help customers make informed purchasing decision. Wala kang alam sa produkto mo. Nakihype ka lang. Hindi mo lang man ni-research, hindi mo tiningnan sa YouTube ano ba yung binebenta mo. Paano mo i-market yan? Paano mo gagawa ng story yan kung hindi mo naiintindihan kung ano mismo binebenta mo? Dapat lahat ng pasikot-sikot ng produkto mo, naiintindihan mo. Nakukuha nyo? Educate yourself including the product. Hindi lang ine-educate paano magpatakbo ng Shopee and Lazada. I-educate mo din yung sarili mo sa mga products na binebenta mo. Nakakatuwa, meron ako mga sellers na nakakausap about sa mga products nila. And alam na alam nila kung ano yung sinasabi nila about their products. Sinong hindi may encourage doon, di ba? Eh kung ikaw sabi, wait lang po ha, ask ko lang po si Bilis Benta about the product. Magcha-chat support po muna ako. Di ba? Tatanong ko po muna si ano ko, si distributor ko. Tatanong ko po muna yung supplier ko. My God, on the spot, may question about your product. Ngayon ka palang magre-research. Dapat alam mo na kagad yung mga different ano, yung mga frequently asked questions about your product para mabilis ang purchasing decision ng buyer. Okay? 46, fear. Ito pa. Fear of time commitment. Selling on e-commerce platforms can be time consuming. True. Hindi ito pwede 2 to 3 hours lang. Especially at the beginning. You need to spend more time. Create a schedule and allocate time for different tasks to maintain a work-life balance. I know some of you are working abroad. Yung iba OFW. Yung iba may mga full-time job. Yung iba side hustle ito. Pero you need to put your commitment dito. Alam nyo, ako, ang story ko dyan, I was a full-time teacher. Pero nung na-realize ko na, I'm sorry sa makakarinig sa kung sino man kapamilya ko dito, no, na naging istorbo na ang full-time ko sa part-time ko, mas pinili ko na yung part-time. Kasi why? Yung dating full-time ko, na ang sahod ko ay ako niya hindi ko na sasabihin yung ano yung kumagkano. Nung nagpa-part-time ako, yung kinikita ko ng isang buwan ay pwede ko nang kitain minsan 2 oras, 3 oras lang. Or even let's make it out a day. 'Di ba? Pag nakikita mo yung big picture about what will happen or the result of your what you're doing here in Shopee and Lazada, bibigyan mo yan ng panahon. Tandaan nyo, whatever your result is based on how you commit yourself on this system or in this platform. Pag hindi ka committed, hindi din committed sa'yo si Lazada and Shopee. Shopee and Lazada will not give you product visibility. Hindi kanya bibigyan ng benta. Ay, mali pala siyang sabi ko kasi baka umasa ka, bigyan ka ng benta ni Shopee and Lazada pag nabigay ka ng commitment. When I say commitment, how do you drive your traffic? How to convert sales? You are committed. How to make your product more sales converting? You are committed to justify your price? Marami.
Eh, yung iba, tatanungin pa muna ako, coach, anong, yung iba, umattend ng mga masterclass ko. Sasabihin, wala ko bang mas maaga? Wala ko bang ganito? Although I understand. Nag-a-adjust din ako minsan. Pero, spend time pa rin. Yung reason, yung mga reasoning natin, sometimes, may mga solution din yan minsan. If the time yung nagli-limit sa atin. It's all about time management also. So ayan, kung feeling, do not take this na parang joke lang or parang akala nyo pag when talk about dropshipping, even traditional, akala nyo pag nag-post na kayo ng products may benta na. Hindi yun. Marami-rami pa tayong gagawin. Kaya nga sabi, especially at the beginning, nababasa niyo to, especially at the beginning. Sa simula, kailangan mo talagang trabahuin. Pero pag nakuha mo yung optimization, my God, I'm telling you, hayahay na tayo. Pero hindi ko sinabi yung mag-relax ka. You need to do something also para ma-sustain yun. Yung mga sustainable actions. Okay? Fear of time commitment. Takot ka mag-commit. Bakit takot ka mag-commit? Ito na ba yon? Because you are fear of failure. Takot ka mag-fail. Hindi ka pa nagsisimula, iniisip mo kagad, lugi ka na. O, di ba? Lugi ka na sa ininvest mo. Talagang wala kang benta dyan kasi ganyan kagad ang thinking mo. The fear of not being successful in selling can be daunting. To overcome this, start by researching. Understand the platform. Study successful sellers. Makinig kayo sa mga, ito lagi ko sinasabi, makinig kayo sa mga may resulta, huwag sa mga negang walang resulta. And learn from their strategies. Kung sa kanila nangyari, mangyayari sa inyo yun. Sundin nyo kung ano ang sinasabi nila. Alam ko, naiintindihan ko, magagaling kayo. Naiintindihan ko, galing ka sa corporate world. Naiintindihan ko, mas mataas ang pinag-aralan mo. Naiintindihan ko, mas marami kang pera ngayon. Naiintindihan ko kung ano, gaano ka ka-skill, gaano ka galing mo. Pero Shopee and Lazada is a different platform. It is a different field. Hindi mo ma-apply yan sa Shopee and Lazada. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero kung mananatili ka dyan sa gusto mong palabasin na ito ako, ganito ako, edi bahala ka. Basta kami, may benta. Di ba? Hindi nagmamatter lahat yan sa platform na yan. Next, takot ka sa competition. Isa pa yan. Takot ka sa price. The e-commerce space can be highly competitive, but remember that competition only means there's demand. Di ba? It is a good news. Ibig sabihin, the product that you have is in demand. All you need to do is to get a share. Just get a bit of share to them. Balay mo, ikaw na makakuha ng big share. Hindi naman yun biglaan na when you join or when you open up a store, you'll get the full share of that traffic or full share of that buyers. No. Pakunti-kunti lang muna yan. Yung allocation. Habang tumatagal, you're building sales data, you're building trust rating, di ba? Unti-unti, lumalaki na yung ano mo. Lumalaki na yung share mo. When you say share of the yung traffic na meron ka, baka mamay ko na nga nagdo-dominate doon. Pero wag kang mag-isip kagad from the start, you want to dominate at once. Maano ka? I mean, hindi ko naman sa binabasag ko yung gusto mo, but baka kasi ma-discourage ka kagad pag hindi mo nakuha kagad yun. Kasi this is not overnight. This is not overnight. Tinatrabaho po ito. Lapit na. Ah, ito pa. Especially sa mga ano na, medyo wala na sa calendar. Fear of technology. If you're not tech-savvy, the idea of managing an online store may seem intimidating. I'm sorry coach, hindi ko po kasi nagagamay yung seller center. Naliligaw ako kasi medyo ano na po, may edad na at
hindi ko na naiintindihan yung mga bagong ganito. Papagawa ko po sa anak ko. Both Shopee and Lazada have user-friendly interface and provide customer support to help you navigate. Yun ang reason bakit ginawa ko itong 50 ways. Itong 50 ways na ito para ma-familiarize kayo sa mga different tools ng Shopee and Lazada. At the same time, ma-tour kayo sa mga seller center at malaman nyo ano mga gamit. Di ba minsan pag may tanong kayo, alam ko agad ang isasagot. Di ba? Coach, paano gumawa ng private voucher? Punta ka sa promotions, punta ka sa voucher, hanapin mo doon yung other voucher. Kasi saulado na. So, hindi mo din masasaulado ng biglaan yan. Minsan, mamememorize mo yan by experience. Kaya kailangan mag-hands-on ka. You need hands-on experience also. Hindi man kinakailangan, you have to be perfect at sa unang paghawak mo. Kami din, nag-start din kami. Ako nga, takot ako mag-campaigns nung time na yun. Natatakot magpipindot-pindot. I'm not familiar of those things. Swerte po tayo ngayon, alam nyo po, kasi ngayon may nagtuturo ng libre. Kami noon, kanya-kanya kaming aral. Kanya-kanya kaming research. Dito, i-apply nyo na lang. These are all shortcuts na po. Shortcuts na ginagawa natin. All you need to do is to apply what you have learned and then improve it. Siyempre, the rest of the improvement will be on your hands na. Nasa amin yung idea na, di ba? So, hindi nagmamatter if hindi tayo sanay sa technology, we do not understand the seller center. Meron ngang 70 years old, marunong mag-drive ng automatic na sasakyan, di ba? Tayo pa kaya? Marunong mag-tablet? So napapag-aralan po 'yan. Okay? Bakit fear of technology ka? So this is the bottom line of all. Fear to learn. Takot kang matuto. Bye, ma-pride ka. Takot kang maturuan ng iba kasi feeling mo alam mo na lahat. Bato-bato sa langit. Ayaw mong masaktan yung ego mo na kailangan mo itong platform na ito. You're still trying to put yourself sa lugar kung saan feeling mo, I don't know what to say, but parang nandun ka pa rin sa comfort zone mo, sa ego mo. Kaya yung mga tinuturo ko ngayon, ayaw mong pakinggan. Hanggang ngayon, parang kinokontra mo lahat ng sinasabi ko. Totoo ba sinasabi niya ni Mark? 'Di ba? Kasi why? Sobrang taas ng pride. Bawal ang ma-pride dito sa Shopee and Lazada. Pag nakakausap kayo ng mga different sellers, walang sellers na mapapride dito. They are all hungry to learn. Even they are earning millions already. Nagsi 6 million yung ibang mga tinuturuan ko. Pag months nagsabi ko, meron tayong sessions. Andyan sila, present sila lahat. They're already earning already 6 digits to 7 digits a week. But still, they want to learn. Pero ikaw, ayaw mong matuto. If you doesn't want to learn, if you are feared to learn, stop doing this business. You stay what you have. Doon ka na lang. Pero kung may nakikita ka ditong results, you're looking at the big picture, like ko sinasabi yan, then, empty your cup, makinig ka, i-apply mo. Hindi ko naman sinasabing lahat ng tinuturo ko sundin mo. Minsan may mga mali din ako. I'm not perfect. Kung ayaw mo sa akin makinig, there are some mentors. Magbayad ka, 30,000. Go ahead. 150. Alam nyo itong tinuturo ko. Itong tinuturo ko sa ibang coaches, this is 30 to 150,000. Magtanong kayo. Pero I'm doing this for free. 'Di ba? Kasi concerned ako sa lahat ng mga sellers.
Ngayon, naging advocacy ko. Just to pay back. Parang payback time na ako eh. Nag-give back na ako sa community. Lahat ng natututunan ko, sinishare ko. Kasi hindi pa, ayoko nang ako lang. Sinimulan ko sa sarili ko, sinimulan ko sa family ko, sinimulan ko sa kaibigan ko. Ngayon, I'm extending, ina-extend ko na yung kamay ko sa mga kapwa sellers ko. So please, aralin nyo. Huwag matigas ang ulo. Okay? And that's it. Those are the 50 reasons bakit hindi ka makabenta. Kung meron ka pang naiisip, good. At least, nag-work na. Di ba? Pero kung wala ka pa rin, di ka pa rin tinamaan, ay ibang usapan na po yan. Okay? Sana marami akong naibigay sa inyo. Marami akong naibigay na mga learnings ngayong araw na ito sa inyong lahat. Okay? This is not, hindi dito para saktan kayo. Di ba? I'm here para gisingin kayong lahat. Maunawaan nyo saan ba ang landas nyo dapat? Saan dapat kayo papunta? Anong dapat gawin nyo? Ano yung nararapat? Ano yung dapat hindi nyo gawin? Kasi with that, you will be guided already. Maniniwala ka na sa ginagawa mo. Wait lang. Legit po ba yung sa front page mababa ang price pero kapag nasa buy now, naiiba na ang price? Example, sa price, di ko maintindihan. Sa price ng item nakalagay 500, pero kapag i-add to cart mo na, the orig price 1-2 yung amount na 500. Di ko po mag-gets, Ma'am Joyce, papaulit po. Pangarap ko pong maging full-time ako sa e-com. Lahat naman po nangarap. Pero one at a time. It will happen. Basta patience lang po. Abahan ng pasensya. Thank you so much. Salamat po sa mga na-appreciate nyo po yung mga tinuturo ko. Ayoko na kasi magturo ng mga step by step kasi tinuro na natin yan. So minsan, ano na lang tayo? Opening of the minds. At huwag kayong mag-alala, hindi dito natatapos yung ating mga trainings. As long as, ito sinasamantala ko kasi, naka 2-week break ako sa masterclass ko. So, after these 2 weeks, baka hindi na naman ako mag-live. So, sinasamantala ko na makapag-live, makabawi ako sa community, makapag-live ako palagi sa inyo. Ayun. And then, ayun nga, speaking of masterclass, sadyain ko na din na i-invite kayo. So, meron akong upcoming legendary masterclass ang tawag na Ultimate Legendary Effective Masterclass sa this coming July 15. So yung batch 9 namin magi-start this coming July 15. So I'm inviting everyone kung if you want a detail to detail point to point instructions or trainings about how to do Shopee and Lazada. So ini-invite ko kayong mag-enroll. And then, wait lang ha. Pakita ko lang muna sa inyo yung curriculum or yung module. Sagit lang po. Ben, ang dami nagme-message. Pasensya na sa mga hindi ko nasasagot agad ha. Kasi, ayan, natatambakan talaga ako ng mga message. Pero, hanggat maaari, sinasagot ko lahat ng mga message nyo sa abot ng aking makakaya. Kahit na minsan sobrang dami na nagme-message sa akin. Okay, pakita ko lang ito, no? Pakita ko lang. Okay, enrollment for Legendary Masterclass is ongoing. Mag-start this second week of July, which is July 15. Ito ay 1-month in-depth Shopee and Lazada seller training with live session. So 3 times per week po ito. At each session is 2 to 3 hours per session. Parang ganito din po siya. Pero Monday, Wednesday, and Friday siya ginaganap. So inaabot ng almost a month. And then, sa mga gusto ng detalyadong intensive detail to detail point to point,
So ano ba yung laman niya? Expanded version of the three basic step. Yung napalad yung three basic step is 3 to 4 hours lang. Pero dito, when we discuss the three basic step, maabot siya ng 6 to 8 sessions po. So ano yung mga pag-uusapan doon? We have the product search visibility, how to create attractive thumbnail, sales converting product description, attractive pricing strategy, building a sales converting product page. Then step 2, driving traffic. Ano ba yung mga traffic generators natin? Paano mag-ads ng tama, Lazada ads? How to use the affiliates? Paano mag-drive ng external traffic? Paano mo ma-attract yung guided traffic, yung platform or the algorithm? Customer-initiated traffic. And then step 3, yung creating conversion. Yung pag-optimize ng Shopee conversion, optimize ng Lazada conversion, analyzing your business insights and advisors to improve sales conversion. Yung pinaka-detailed na pagbabasa ng business advisors. Paano nyo ma-determine asan ang problema ng mga products ninyo or asan ang problema ng stores ninyo. And then we have the highlights ng masterclass, especially sa mga seasoned sellers. We have the traffic magnet booster, pambuhay ng mga patay na mga winning item, paano gawing competitive price ulit yung mga item, how to use the voucher ng tama, voucher optimization, paano ka makakabenta in day one, paano pabenta agad ng new uploaded SKU ng mga non-optimized item, paano mapalaki yung order value with the basket size. And we also have the mga bonus modules, paano gumamit ng Canva, Facebook Ads modules, QuickBooks, social media management, e-commerce course, store audits. Yung mga store audits, andyan. And then, full-time support. Kilala ako ng mga sellers, mapa-free or mapa-paid masterclass. So, alam nila kung paano ako magbigay ng support sa mga kapwa sellers natin. So, wala akong pinipili. And, share ko lang din. Okay, share ko lang din yung mga naturuan natin. So, these are the examples. So, meron nagto 200,000 daily. Okay, ayan. These are some of the students na naturuan natin. Yung iba, they got their first sale after the training. Yung iba, nakuha yung first 1 million in 1 month. Ito siya. Ayan, 58,000. These are the some reviews that I got. If you want to see more, nasa Facebook profile ko po yung mga daily positive natin. So, these are the some students. Andito yung iba na naturuan natin at nagkaroon sila ng kanya-kanyang result. These are the recent, sila Ma'am Geraldine. Ayan. From ito yung before niya and then yung after niya. And these are the latest. Sila Ma'am Planet Mars. Sa problema sa TikTok. Ito, Lazada top. Anong to? Last top na siya. So, hindi niya maintindihan ba't ang dami niya ng benta pag gising niya. 5:34 a.m. And yun. So, mas marami pa po. Marami pa pong mga ano. Marami pa pong reviews. Yes, this is a Zoom. Message niyo ako regarding sa full details po. Okay? And then, basahin ko ngayon mga message niyo. Teka lang. Basa muna ako ng mga questions. Wait lang. I'll give you 10 minutes para basahin yung mga questions. Salamat sa mga appreciations nyo. Coach, sa seller mission, yung na-pass mo na tapos may makita kang start, wala pang, yes, wala pang bayad yon. Pag dito sa seller missions, eto dito. Asan ba yung seller missions? Puta tayo dito sa seller missions. Ito yung isa ko, dropshipping. Minsan may benta, minsan may wala. Pero nakikita mo yung kanyang page view. Nag-improve na yung traffic niya. So, ang wina-workout ko dito is the conversion na. If you understand the three basic steps, maiintindihan mo yung ginagawa ko dito. So, punta ka dito sa seller missions. Kung nagsisimula ka pa lang sa Shopee, so, sundan mo lang yung mga missions dito, then you will get a reward. Katulad yan, 100 paid ad credits. Yung nakuha ko ng rewards dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700 ad credits na po yung nagamit ko dito. Hindi pa ako nagbabayad sa ads.
So yun yung ginagamit ko as traffic generator ko muna sa simula. Okay? Okay, next question. Basa tayo question. Cost effective po ba 3-time optimize ng product ko a week? When you say optimize po is it should be, when you say optimize, it is consistency. May consistent sales na po siya. So pag wala pa siyang consistent sales, you're just optimizing pa lang your product. When you say optimizing, you're improving your product para magkaroon na siya ng sales. Ilang videos mo na paul-ul kong pinapanood para mas maintindihan ko po ang process. Very good po. Tama po yan, Ma'am Ruth. Congrats po. Enrolled already for batch 9. See you po. See you. Excited to enroll. Kita-kita po tayo. Kita-kita. Thanks. Dami ako natutunan today. Bilang bago sa e-com, God bless. Looking forward for another webinar. Like listening from Milan, Italy. Italy. From Milan, Italy. Hello, ma'am. Thank you po. Ay, hello, sir. Salamat po. Salamat po sa pag-attend. Ha. Ikaw ata yung sabi mo, 2 p.m. ka. 2 p.m. sa Italy. Coach, mag-enroll ako. I-message niyo na lang po ako about the details. It is a Zoom. Live Zoom po. Parang ganito din siya. Ganito din yung live Zoom natin. And then upon enrollment, you'll get an access already with the recorded videos of the previous batch. So bago magsimula, meron na kayong masisimulan na mga video na. Pero uulitin po yung lahat during the live sessions po. Yes, this is recorded and I will upload this maybe tomorrow na po para makapagpahinga. Okay? So, if you have more questions, you can access, ma-access nyo naman ako sa mga sa chat, di ba? Sumasagot naman po ako palagi sa mga group chat natin. O yan na, bati-bati na tayo mga dropshippers. So, sana marami akong naibigay na natulong sa inyong lahat. And then, please, wag lang puro aral. Dapat i-adapt natin itong bagay. Itong mga bagay na ito. Okay? And then I'm praying na lahat po tayo maging successful dito sa platform na ito. Kasama kayo lagi sa aking mga dasal. Kasi, yun nga, sayang naman yung mga pinag-aralan natin kung di naman natin gagawin ang resulta. Okay? So thank you so much. It's already 11:13. Ang haba ng usapan natin. No? So good night everyone. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you po. Thank you so much po. Good luck po sa inyong lahat. Good night.